na kay Freddy Aguilar ako noon eh. Inlo-launch na niya ako noon eh. That's the next Joey Ayala ako noon eh. Parang ethnic rock, ganun. Yeah, may potential daw ako na talagang maging politiko. Yes. At yung parala namin na mami ko noon, lumalaki. Mm. Boom, bigla ako nagkasakit. Dinudugo ako. Wow. Sabi mo nga, I was candidate for colon cancer. Eh, namamatay na ako noon. Wow. Pero ang nakita kong pinapatay noon sa akin ay yung kawalan ko ng direksyon. Yes. Kasi salamat na sa Diyos, hindi ako namatay. Mm. Nabuhay ako. Kasi habang ako nagdadasal, dinudugo pa rin ako eh. So healing for me was really a process. Ito yung manawag. Ah, okay. Iba pa yung Lady of Guadalupe sa kwento ng asawa. Oh. Parang talagang siniseryahan pa yung aking pagiging Katoliko. Kasi pinadala ni Lord, quote-unquote, si Mama Mary sa school namin noon na para dasalan. Daming ang kwento noon eh. Hindi naman plano yun eh. May ibang pagdadala noon eh. Eh, nawala yung pagdadala. Dinala sa amin ng pupuntahan. Biglang hindi pwede. Dinala sa school namin. Nice. Siyempre, nagdasal yung mga teachers, mga bata, mga magulang. Kasi in-announce ka namin, dadating ang related manawag, biglaan. Hmm. Eh ako nga may sakit. Nakaliba ko sa pagtuturo, nasa sulok lang ako. Hmm. Umabot ako ng gabi. Hanggang alas 12 ng gabi na wala ng tao. Grabe! Tapos naisip ko may gawin akong... Muwi ako, kinuha ko yung gitara ko. Kasi nag-rocker na ako ni Ka Freddy. Yes. Nag-concerto kay Mama Mary mag-isa. Hanggang sa bigla na lang ako umiyak at sinabi sa kanya, Mama Mary, okay na ako eh. Kukunin na ako ng anak ko, kunin niyo na ako, game na ako. Hmm. Baka pwede pa humirit. Kasi kapapanganak pa lang ng anak ko, tsaka pinatulog na sa anesthesia, nakikita sa screen, sa monitor yung procedure na tabi ang asawa ko. Eh, umabot ng mahigit isang oras yung paghahanap ng tumor. Imbis na tanggalin yun, hinahanap. Dahil di makikita, maging national shrine yun. Pinadala yung kwento ko. Kaya... Yes. Ngayon ay National Shrine of the Divine Mercy. Ooh. Na. Dalawang himala ang kailangan para na kwento, para maging National Shrine. Ngayon ko lang nalaman yan. Isa yun sa mga himala na sinabit nila kay Pope John Paul II. Tapos sa Bukawi, bulag siya. Brother Aris. Wala na rin siya ngayon. Pero rinay over niya ako. At sinabi niya, punta ka sa Divine Mercy. Yung Divine Mercy nun, talahim pa lang yun. Maliit pa lang. Dasal ka dun. At lalo kang gusto mo yung mga basic muna. Mm, sure. Yung long hair ko. Hanggang ngayon, dami kong basher dyan eh. Ah, yung mga matatanda. Oo. Eh, nagsimula ako 20 years ago sa charismatic. Kaya una nilang sa ano, bakit pinagtotok niya yung mukhang addict na preacher? Hindi alam ng marami, my long hair is my obedience to my wife. Pero ito baka hindi alam ng marami. Mm. Ayaw at hindi ito pinagupit ni Brother Bo Sanchez. At napaka-obedient ko kay Brother Bo. Outside the feast na mga feast preachers daw is feel-good preachers. Ano masasabi mo dito? Malungo na sa lahat. Ano ba gusto niyo pag lumapit kayo sa Diyos? Malungkot. Kaya tayo natatalo ng mundo eh. Kasi yung mundo exciting. Kaya mas manonood ng Netflix yan, maglalaro na maglalaro. Oh, I want to be honest, ha? I want to be honest. I'm also known for being straightforward. Pag yung talagang foul, minsan minumura pa ako eh. At sa, minsan dahil lang sa buhok, magluloko ka, magluloko ka. Dinidelete ko na lang. Binablock ko na lang. Kasi there's no point in talking to them eh. You're talking to a blank wall. Ito, kahapon lang. Ang tagal kong pinaliwanag, may Diyos, lahat sila kumbinsidong may Diyos. Yung muna ay basic eh. God is real. Lahat sila kumbinsido. Taas ang kamay isang bata. I believe God is real. Who made God? Ano yan? Nagtanong din sa akin yan. Pero lumapit sa akin yung bata. Na paano mo siya iyan? Siyempre sa religion sa akin, natin. Will God accept gays? Will gays go to heaven? Mm. Ang mabilis ko pong sagot dyan, sino man po kinuha talaga eh, pinasok kami. Eh, saulin nyo na po at napatatawahin ko po kayo. Maniwala kayo. Nabibigyan ko pa po kayo ng pabuya. Ha? Alam, baka naman nakawan na ako na nakawan. Tapos bigyan, magkintay lang ng pabuya. In the name of the Father and the Son of the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, maraming salamat po sa araw na to. We thank you, Lord, for this wonderful opportunity that we had here in Barcelona family. Lord, we thank you, Lord, for this very good family, a holy family, a generous family, Lord. We ask you to continue to
pour out your grace and protection upon this family right now. Lord, today we surrender to you this interview, whatever your will, your plan sa magiging outcome po ng interview na to. I know that your glory will be magnified because of the story of Brother Alvin. I know through this interview, many people will be touched and they will see your goodness, they will see your miracle, they will see hope and faith through the story of Brother Alvin. Lord, today we declare victory. We thank you, Lord, because I know that you are with us right now. And Lord Jesus, we ask you to cover us with your most precious blood, and we ask for the intercession of our Blessed Mother and Saint Joseph, terror of demons, and Saint Michael. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brother Alvin Barcelona, thank you so much po, bro, sa opportunity na to na binigay mo at pinatuloy mo kami sa napakaganda mong bahay. Thank you, bro, for having us here. Such a great honor to have you in our program. Actually, matagal ko na tong iniisip na mangyari, pero I know you're sobrang busy mo. I mean, you have so many hats. You're a father, you're a husband, you have school, ministry, and corporate talks. I mean, ang daming nagdedemand ng time mo. And this is such a blessing. And I know this is God's time na mapaunlakan mo kami ngayong araw na to. Thank you, Aiden. Isang kagalakan. Isang privilege. It's my pleasure, my joy to be in your show. And bro, sa ating mga viewers na first time ka lang nakita, sino nga ba si Brother Alvin Barcelona? Baka pwede kang mag-share, bro, ng a little bit a background about yourself. Well, as you mentioned, ako'y isang asawa, isang husband, at isang ama ng dalawang mga mahal kong anak. Si Ayo, isang millennial, kasama ko din sa paglilingkod, as a worship leader. At si Aya, isang Gen Z. Wow. She's in high school. Kasama ko din sa paglilingkod. Of course, aking asawa na si Tess. Kaya kasama ko rin sa lahat ng aking ginagawa. Nabanggit mo sa school, I'm a teacher, educator sa loob na ng 4 na dekada. At preacher na kasama ni Brother Bo Sanchez, kasama natin sa The Feast. Sa marami na rin, well actually more than 2 decades, halos 2 dekada. Tulad nga na sinabi mo, I wear many hats, so ako din ay nakilalang ang mga awit. Si Brother Bo Sanchez called me the rocker preacher dahil nung ako'y tinawag magsimula mag-preach, rockista talaga ako noon with the legend Freddy Aguilar. Hanggang ngayon, may banda ako. We still use music with what we do. And yes, tama ka. I also give motivational and inspirational corporate talks, even to schools and to, of course, the churches and the different organizations. At I enjoy social media. Kaya agad akong umoo nung ako yung inimbita dahil talagang napaka-powerful nitong na medium na ito. Dahil nakatutok na dito halos ang lahat ng mga tao. Sobra. Nasa mga kaedad ko hanggang sa kaedad ng anak ko ay nandito sa social media. Kaya napakagandang ang pagkakataon na tayo makalahad ng ating mensahe using this media. Yes. And yun nga po, bro. Marami sa ating mga ka-faith. Ka-faith kasi yung tawag ko sa mga... Hello, mga ka-faith. Kung titignan namin yung buhay mo, bro, you are successful in your family and all of them serving. And in what you're doing right now, yung Barcelona Academy, successful institution, and what you're doing right now as a... leader at the Feast, and your corporate talks. I mean, kung titignan namin, Brother Alvin, sana all. Sana all. Grabe yung blessing sa'yo ni Lord, grabe yung pagpapala sa'yo ni Lord. Parang ano yung ginawa mo, bro? Ano yung sikreto mo? Paano ba naging buhay ng isang Brother Alvin nung ikaw yung pagkabata? Well, una sa lahat, marami din ang nakapagsabing tulad mo, sana all. Hindi po madali ang buhay ko. Well, masaya at isang malaking pribilehyo na tayo tinawag na
magamit natin ang mga, ang Diyos naman din ang nagbigay ng mga talentong ito. Kaya ginagamit lang natin ayon sa layunin na pinagkaloob niya ito. Tama ka, nagsimula ito nung ako'y bata-bata. Dahil talagang marami din akong ginawa nung ako'y bata ako. Ako'y nagtuturo sa edad na 13 anyos eh. Wow. I was a catechist. Pero formal nice. Formal akong naging teacher ng 18 years old. Sa kolehiyo pa lang ako noon ay nagtuturo na ako sa classroom dahil well, mission na namin ang mga may paaralan. Ang mami ko, ang yumao kong ina ay unang nagtaguyod ng aming paaralan. So, I was forced to help her to teach. But later on, I realized, isa yun sa mga calling ko. Kaya ngayon, apat na dekada na akong guro. Pero mahilig talaga ako sa music nung ako yung bata. Bata pa lang, nagsusulat na ako ng mga kanta, mga banda na ako. So, all of those things, well, just fit in sa ministry. Kahit kung ako'y nagtuturo, eh, siyempre, pag nagtuturo ka, sasalita ka. And, yung pala, lahat pala yun ay magagamit mo. Pag nalaman mo na kung saan ka tinawag talaga sa mundong ito at ano ang layunin sa inyo ng Diyos. So, tama ka na, bata pa lang ako, pinag-igi ko na ang aking pagsasalita dahil guru nga ako, ang aking pag-awit, musikero talaga ako. Ang aking pakakasalamuha sa tao, dumaan din ako sa politika eh. Pero sa SK naman, o sa bilang sangguniang kabataan chairman, na-involve ako sa politika. At ang maganda sa politika, you get to meet different people from all walks of life. Talagang kakausap ka ng mahirap, mayaman, mabaho, mabango, guwapo, cute lang, mga ganun. Kaya lahat yun ay paghahanda. Kapag nakita mo na kung tatanong mo kasi yun eh, bakit ba ako nilagay ng Diyos dito sa mundo? Tapos pag nakita mo yun, lahat ng ginawa mo nung kabataan mo o sa nakalipas mo, it will make sense. Kaya pala ako mahilig kumanta. Nagagamit ko pala ito sa ministry. Kaya pala ako nagsalita. And for many years, well, I honed these talents by God's grace. Kaya, ayun, lumaki. I mean, hindi naman ako nag-apply bilang motivational speaker, hindi naman ako nag-apply bilang preacher. Tinawag ka. Kaya you know that it's a calling, literally, tinawag ka. So, tinawag ako ni Brother Bo, maging preacher. Nagsimula ako maimbitahan ng iba't ibang mga kumpanya. Nais mo lang mag-imbitahan na mag-concert. So, it made sense na yung mga ginawa mo noon, pag pinagbuti mo ito, at patuloy mong ginagawa, it will really reach its climax. Ito pala, dapat mong gawin. Tapos, sila nang nag-iimbita sa'yo. And nag-iimbita simply means pagkakataon mo yun para talagang magamit mo itong lahat para higit na makapaglingkod. Sa Diyos, sa bayan, sa simbahan. So, hanggang sa paaralan ngayon, pinagpatuloy ko lang yung aking pagiging guro. So, everything else fell into place. O nga bro, kasi nung since 2010, I already seen you at the feast, yung PM session. So, ayun, nakikita kita palagi na pupunta ka na maaga, tapos kakamayan mo yung mga tao sa talagang kumukonek ka sa mga attendee. And sabi ko, okay ito ah. I mean, nakikita ko yung sincerity, yung effort mo to know na ipagkwentuhan ka. Makes sense. Yung naging kasi talaga buhay ko hindi yung strategy lang or gimmick lang, that's who I am. Yes. Na hinubog nga ng mga karanasan ko, nature, politika, you know, and it made sense na kaya pala ako meron itong mga kakayahan ito ay para dito. Pero bro, di ba yung naging journey mo, paano yun? Paano yung naging buhay mo noon? May straight ba talaga or meron may times ka na parang tumagalig ka kay Lord? May ganun ba pagkakataon sa buhay mo? Well, hanggang ngayon naman, sumasabay pa rin ako eh. No, kaya ang buhay naman natin ay talagang nagsusumikap tayo magpakabanal. Pero sasablay ka pa rin eh. Kasi nagbanda ka noon. Well, biyaya ko lang. Lumaki din ako sa mga napaka-katoliko mga magulang. Mami ko, religion teacher. Nanamana ko sa pagiging values education teacher.
talagang maaga ako na-introduce sa simbahan. Mm. Kaya kahit banda ako noon, kahit long hair akong rockista, sabihin mo nang, sabi nila, sex, drugs, rock and roll yan. Pero, ang kagandahan noon, kahit yung mga kasama ko mga banda, kahit lalo pa nag-abroad ka. Mm. So, abroad kasi yan, parang malayang-malaya ang gawin, kahit ano. Yung mga kasama ko mismo, mga banda, ang nag-respeto sa akin. Wow. Sinasabi na lang, oy, pass yan si Alvin sa ganyan, ha? Teacher yan. Religion teacher yan. Mga ganon. Galing. So, in a way, I was protected. But I am far from, ano, ha? From holy, ha? Ang dami ko pa rin struggles. Kahit magpahanggang ngayon. Kahit magpahanggang ngayon, it's a continuous journey of pursuing holiness. Pero my old life, kung yan tinatanong mo, lalo sa politika, yes. Talagang di maiwasan yun. Inuman. Yun. Pero ang siguro ang masasabi ko lang, I tried, pero hindi siguro ako nalulong. Yung inom-inom, okay. At, pero hindi yung tuloy-tuloy na ang buhay ko ay gano'n. Kasi nga, ang weird eh, nagtuturo na ako ng religion as early as 18 years old eh. Oh, wow. So, it will hit you eh, di ba? Sa tagal mo nagtuturo, di ba magiging buhay mo na yon? But I repeat, I'm still very far from being holy. It's only by God's grace and by God's mercy sa habag at awa lang ng Diyos at pag-ibig niya kung paano ko napapatuloy lahat ito. Not because of me, but despite, in spite of me, sa kabila ng aking mga sablay at pagkukulang, yun lang ang natutunan ko, tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos sa akin. Yes. Speaking of pagpapatawad, palagi kong narinig yung nag-story mo about Divine Mercy, bro. And tuwing palagi ko naririnig yung sharing mo about this, talagang grabe yung impact sa akin, yung paano nag-work sa'yo si Lord. And nabanggit mo doon na nagkaroon ka ng colon cancer. Pwede mo mong ma-share sa ating mga audience? Paano nangyari? Yan ang talagang naging turning point ng aking buhay. Kasi kung mayroong isang yung old life na sinasabi mo ano ka ba noon? Yes. Kung iisipin mo kung ano ako noon, ganun din ako ngayon eh. Na sobrang busy. Yan nga ang napapansin ng marami. Masyado akong busy noon. Nagtuturo. Tapos politika, tapos rocker sa gabi. Lahat yun sabay-sabay kong ginagawa. Grabe. Ganun din ang ginagawa ko ngayon. Ang pagkakaiba noon, parang walang direksyon. Parang iba yung buhay ko sa musika, iba yung buhay ko sa pagtuturo, iba yung buhay ko sa politika, iba yung buhay ko sa simbahan. Nung nagkasakit ako, that was what bundled it into one big purpose. Totoo yun, kasi nasa peak na ako noon ng aking career sa music eh. Kasi talagang buhay ko din ang musika. Nakaika Freddy Aguilar ako noon eh. Ino-launch na niya ako noon eh. That's the next Joey Ayala ako noon eh. Parang ethnic rock, ganun. Makakamit ko na yung tagumpay ko sa iba't ibang larangan, sa politika. I was being groomed. Yun nga, may potential daw ako na talagang maging politiko. Yes. At sa paaralan namin na mami ko noon, lumalaki. Boom, bigla ako nagkasakit. Dinudugo ako. Wow. Sabi mo nga, I was candidate for colon cancer. Dahil may nakitang tumutubo sa bituka ako. Mga growths, mga tumors. Nahinto yung buhay ko. Nahinto yung napaka-abala kong buhay. It was a roller coaster ride, lahat mga sinasabi. Ang roller coaster, masaya eh. Diba? Exciting. Pero paikot-ikot lang. Walang pinupuntahan. Ganun ang na-realize ko, on hindsight, na-realize ko ang buhay ko noon, ang saya, ang exciting, politika, showbiz, no, musika. Showbiz ka din. Nasa theater ako eh. Kaya hanggang ngayon, at uulitin ko hanggang ngayon, ginagawa ko yan. Pero ang pagkakaiba nung nagkasakit ako at nung akala ko mamamatay na ako, minto ang buhay ko, parang pinareview sa akin ang buhay at lalo na ng Diyos, kung para saan lahat yun. Tama. Kasi mamamatay na ako eh. So, kung mamamatay ka na, di ba? Doesn't make sense anymore para pagpatuloy pa magiging correct. Busy. Pero kilala ko na si Lord dahil religion teacher nga ako eh. Pero na nagkasakit ako, yung kilala ko siya, naging experience. Wow. Naging personal relationship. Eh, pag mamamatay ka na, wala ka ng pagkakapitan, hindi ba? Hindi yung pera mo, kasikatan mo, wala. Yung ang Diyos nun.
Pero sa biyaya ng Diyos, sa awa ng Diyos, gumaling ako eh. Hmm. Long story, pero gumaling ako na dapat nang tatanggalin yung tumor sa akin, nadala ako sa Divine Mercy. Hmm. At huminto ang napaka-abala kong buhay, nagsimula naman ako sa Divine Mercy na araw-araw yun lang ginagawa ko. Dadasal ako. Mula umaga hanggang gabi, standby ako doon. Hinahatid ako ng asawa ko, kapapanganak pa lang nung anak ko si Ayo. Eh, namamatay na ako noon. Wow. Pero ang nakita kong pinapatay noon sa akin ay yung kawalan ko ng direksyon. Yes. Kasi salamat nga sa Diyos, hindi ako namatay. Nabuhay ako. At sabi ko nga sa iyo ngayon, ganun din ginagawa ko. May school kami. Tuturo ako. Go concert pa rin ako. Nasa politika pa rin ako in the sense that I'm with politicians eh. Pero alam ko na kung bakit. Amen. Alam ko na kung para saan. Hindi lang ito pang pasikat, hindi lang ito magkapera, hindi ito para sa own glory mo. Alam ko na. Kaya ngayon, nagko-concert pa rin ako, may school pa rin kami, sama ko pa rin mga politiko. Pero yan, nadadala o didireksyon ko sa para sa Diyos. School para sa Diyos. Sa mga bata, maidala sa Diyos. Ang musika, kahit pa secular yan, pero it should lead to glorify God. Politika, mga kasama ko, kahit mga senador pa to, congressman o mga mayor, imbitahin ako para magdasal. Imbitahin ako para magsalita, para tungkol sa Diyos. So, it now makes sense. It now made sense na yung sakit kong yon is to redirect me. Hindi naman tinanggal ni Lord yung mga ginagawa ko. Binalik niya eh. Pero, malinaw na ang patutunguhan nito at kahulugan at layo. Interested ako bro, yung pagpupunta mo dun sa Divine Mercy, paano yung naging usapan niya ni Lord nung mga panahon na yun? Well, una sa lahat, syempre, nagdadasal ka na gumaling ka. Jesus, I trust in you. Naging, actually, ang una kong ministry talaga, Divine Mercy Devotion. Kasi nakita ko nung pare, si Father Vic Robles, na araw-araw itong mamang ito, nang kinausap niya ako, ganun, pinagsasalita na niya ako sa paggaling ko. Pero yun ay paggaling ko na. Kasi buwan akong nagdasal doon ha. Hindi yun one time. Buwan dahil uminto na nga ako sa pagtuturo, uminto ako sa pagtugto, uminto lahat. Isa lang ang dasal ko, Lord, paggalingin mo ako. Pero nung lumalalim na ako sa relasyon sa Diyos, dahil wala na akong ibang buhay kundi siya. Dumating sa puntong sumuko ako. Hindi sa buhay, kundi sa Kanya. Hanggang nagbago ang dasal ko na, Lord, gusto kong gumaling eh, pero Ikaw may hawak ng buhay ko. Kung ano ang iyong nakikita, papanganak pa lang ng anak ko, ang mami ko, tinutulungan ko sa school, pero Ikaw ang nakakaalam ng buhay ko. So kung gusto mo na akong kunin, game na ako. Pero kung gusto mo akong pagalingin, magagamit mo ako. Kaya doon ko nakuha yung mayroong magandang mangyayari. Yes, oo. Doon yun eh. Kaya yun ang agreement. Pero kung gusto mo pa ng higit pang kwento, kasi habang ako nagdadasal, dinudugo pa rin ako eh. So, healing for me was really a process. Hindi lang hinihil yung katawan ko eh. Hinil muna yung kaisipan ko tsaka yung puso ko, lalo na sa dami ko ng mga kakayanan eh. Palagay ko yun ang hinihil eh. Paniniwala ako yun ang unang hinil para saan ka. Tama. Kaya nung the day before na ako ay tatanggalin na nga yung mga tumor ko, dumating naman sa amin yung image ni Mama Mary. Yung Guadalupe. Ito yung Manawag. Okay. Iba pa yung Lady of Guadalupe sa kwento ng asawa. Parang talagang siniseryahan pa yung aking pagiging Katoliko. Kasi pinadala ni Lord, quote-unquote, si Mama Mary sa school namin noon na para dasalan. Dami nga kwento nun eh. Hindi naman plano yun eh. May ibang pagdadalan nun eh. Nawala yung pagdadalan. Dinala sa amin ng aksidente. But we know that nothing's... Yung replica ng... Yung Armedio Manawag. Mismo? Yes! Ooh. Iniikot yun, di ba? Gusto mo mapuntahan ka nun. Yung pupuntahan, biglang hindi pwede. Dinala sa school namin. Nice. Siyempre, nagdasal yung mga teachers, mga bata, mga magulang. Kasi in-announce ka namin, dadating Armedio Manawag, biglaan. Ako nga may sakit, nakaliba ko sa pagtuturo, nasa sulok lang ako. Umabot ako ng gabi. Hanggang alas 12 ng gabi na wala ng tao. Grabe. Tapos naisip ko may gawin akong muwi ako, ganun ko yung gitara ko. Kasi nag-rocker na ako ni Kap Freddy. Yes. Nag-concert ako kay Mama Mary mag-isa. At nung nagtututugtog ako sa kanya ng mga tinutugtog ko, hanggang sa bigla na lang ako umiyak at sinabi sa kanya, Mama Mary, okay na ako eh. Kung kukunin na ako ng anak mo, kunin niyo na ako, game na ako. Baka pwede pa humirit.
kasi kapapanganak pa lang nung anak ko, tsaka I know eh, na ang dami kong talents na binigay ninyo, gamitin nyo ako, sabi ko, pag binuhay nyo ako, magagamit, use me for your glory. Well, kinabukasan, yun yung kwento, punta kami sa Metropolitan Hospital, ako'y pinatulog na sa anesthesia, kikita sa screen, sa monitor yung procedure, katabi ang asawa ko. Umabot ng mahigit isang oras yung paghahanap ng tumor. Imbis na tanggalin yun, hinahanap. Dahil di makita. Ayan, yung paggising ko, sinabi ng doktor, sinabi ng asawa ko, wala na tumor. So, malinaw na malinaw na talagang, well, pinagaling ako ng Diyos, pero ang una niyang pinagaling sa akin ay yung direction ko. Galing. Yung purpose ko. At sinelyahan din niya yung pagiging Katoliko ko kasi sumama may... Tapos divine mercy. Kaya ang una ko naging ministry nga ay for 7 years, nasa divine mercy shrine ako ng Marilao, Bulacan. At tunayan yung kwento ko, isa sa dalawang kwento na pinadala sa Vatican ay Pope John Paul II pa yun, ang santo na nating sa langit, para maging national shrine yun. Pinadala yung kwento ko. Yes. Ngayon ay national shrine of the divine mercy na. Dalawang himala ang kailangan. Para na kwento, para maging national shrine. Ngayon ko lang nalaman isa yan. Isa yun sa mga himala na sinabit nila kay Pope John Paul II. At dahil noon, lalo akong tinawag na maging promoter ng Divine Mercy. Yun ang una kong devotion. Umikot ako hanggang sa ibang bansa para magsalita tungkol sa awa at habag ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, yan ang hawak-hawak ko eh. Lagi na sinasabi nga, yun nga, may talent ako, may experience ako, banal. Pero binabawi ko lahat yan, sinasabi ko na hindi, kaya ako nagagawa ito dahil sa awa ng Diyos. Kaya divine mercy. Kasi kung hindi sa awa ng Diyos, baliwala lahat. Talento mo, baliwala lahat yan. Kabanalan mo, isang sablay ka lang, mapapahiya ka. Kaya ngayon, na natawag na ako ni Brother Bo, 20 years na halos ka na magkasama. Kasi nag-rally sila, nag-kerigma-rally pa nun sa divine mercy. Nakita ko ni Brother Bo, dahil ako nga lagi nagsasalita ng divine mercy. Inaya niya ako. At nung inaya niya ako, yun, sabi nga, the rest is history. Na naging light of Jesus naman ako. Dahil nadala-dala ko yung devotion na yun ng Divine Mercy. So yan ang kabuang kwento ko. At ngayon, 20 years na akong preacher sa the feast. Pero yan ang mga pinagmulan niya. And yun, di ba, yung pangyayari mo as a dying person, how it feels yung panahon ng araw-araw? Talagang, well, syempre, surrender talaga? Sa una, syempre, ano yan, yung mga stages yan, dinaya, di ba? Una niya, galit, di ba? Magtatanong ka talaga sa Diyos. Kahit religion teacher ako, sabi ko, Lord, bait naman ako, ginagawa ko naman. Well, hindi ako perfecto. Bata ako pa noon. Tapos nga, kapapanganak pa lang ng anak ko. Siya ayaw, kabibinyag pa lang niya. At lumalaki yung unang school namin ng mami ko noon. Bakit? Bakit ako? Bakit ngayon? Pangalawa niyan, yun, nadi-depress ka, I went into depression, kaya nga nag-leave muna ako sa pagtuturo, naintindihan naman ng mami ko noon. Huminto na ako sa pagtugtog, nag-resign ako sa politika. Ang dami ko nang ginagawa bilang SK chairman noon, most outstanding pa nga ako dito sa district namin sa Bulacan. Nagulat sila nung bigla ako nag-resign. Kasi nga, may mga plano na sila sa akin, pwede na tumakbo ito, ganun-ganun. Binitawan ko, kaya it was real a redirection eh. Kaya na-depress ako noon. Gusto ko na sumuko sa buhay, pero ang ginagawa pala ng Diyos noon ay ano eh, chile-chisel ka na pinakikita sa iyo kung para saan lahat. Yun, pero lumaban ako kasi ang naging game changer naman dyan, ang turning point dyan, namamatay na ako, kasi dinudugo ako, may nagsabi sa akin, may magandang ginagawa sa iyo si Lord. Sabi ko, namamatay na nga ako, may magandang ginagawa pa. Hindi, yun know, may magandang mangyayari sa iyo. Pumunta ka lang sa isang magdadasal sa'yo. Pumunta ako sa Bukawi, bulag siya. Brother Aris, wala na rin siya ngayon. Pero rene over niya ako at sinabi niya, punta ka sa Divine Mercy. Yung Divine Mercy nun, talahib pa lang yun. Maliit pa lang. Dasal ka dun. At lalo kang gagaling. Doon ako napunta sa Divine Mercy at araw-araw for months, doon nagsimula yun. So it was really a process. So from denial, anger, surrender na suko na sa help, sa hopelessness, ikakadasal-dasal mo, siyempre magkakaroon ka ng pag-asa. Yes. Pero yung pag-asang yon, una pag-asa na gumaling, hanggang naging pag-asa sa Diyos na kung di man ako gumaling, at least mayroon akong pupuntahan,
nasa kanyang awa at habag. Pero, pinagaling niya ako eh. So, yun yung naging journey ko. Kaya, oo nga, meron pa tayong dapat gawin. Curious ako bro, nung mga panahon na yun, paano nakatulong sa'yo mga sacrament ng Catholic faith? Ay, oo. Ano yung kumpisa? Ano kung mamamatay ka na? Yan na dapat pinakabait. Diba? Ay, paano ko nang umpisal? Every week? Well, kung may pagkakataon. Tuwing may pagkakataon. Tulad ng actually, ngayon, pinagsusumikapan ko yun, mag-umpisal palagi. Dahil talagang kumakapit lang ako sa awa ng Diyos. Awa ng Diyos lang talaga lahat ito. Lalo kung mamamatay ka na. Saan ka pupunta pagkatapos? Tama. Kung ano, aasahan mo lang dahil mabait ka, hindi tayo naniniwala sa ganun. At talagang tayo ay pupunta sa langit dahil sa mercy ng Diyos, sa grace ng Diyos. Amen. Kung sa sarili lang natin, hindi natin kaya ito. Ako, sablay na sablay ako. Kaya kapit lang ako sa awa ng Diyos. Kaya yun, sacraments, tama ka. Simba, kung may pagkakataon, chaplet. Divine mercy. Oo, yung divine mercy, kumpisal, lahat yan. Biblia, basa ng ganun. So, malaking bagay. Yung tapong ang nililid mo din, sakramento, lalo na bilang Katoliko, magpapasalamat talaga ako sa ating pananampalataya kasi napaka-rich. Ang dami mo talagang panghahawakan. Of course, si Jesus ang panghahawakan mo. Panghahawakan mo. Pero may mga tangibles ka. Correct. Yung sakramento, yan ang madidinig mo. May pag-asa ka, pinatatawad ka, tatanggapin mo siya sa komunyon. I mean, mayroon kang tangible kasi yan God's grace in tangible things. May ang tao kasi lagi mayroon gustong panghawakan na makita, marinig, maramdaman. So I'm really blessed to be a Catholic Christian. At yan ang hanggang ngayon na dala-dala ko at, at ating pinapalaganap. Wow. And di ba nung na-receive mo na yung good news na gumaling ka na bro. So, paano nagsimula yung buhay mo dun from that moment ng crisis mo after nun? Paano mo siya pinulot isa-isa? Well, una sa lahat, talagang binigay ko na sarili ko dun sa Divine Mercy. Merong ano dun eh. Merong charismatic. Active ka na nun. Yun ang una kong pinuntahan. So, sinabi nga sa akin ni Father Vic, dahil makita na niya, bumaling ako. Una, mag-ME ka. Ayusin niyo yung buhay niyo mag-asawa. Patatagin. Marriage encounter. Marriage encounter. Pangalawa, dahil musikero ako, yun, nilid ako na maging music ministry head. Nung maliit na charismatic doon. At yun na naging buhay ko for 7 years. Talagang music ministry leader ako. May banda ako, yung Himaya. Na hanggang ngayon, banda ko pa rin. Yes. Iba-iba na yung mga miyembro. At ang role namin noon, every week, mula 6 ng gabi hanggang 6 ng maga. Vigil. Wow. Noon sa Divine Mercy kami nilalagay sa mga yung makakatulog na yung tao. Kami ang banda. Galing kong Freddy Aguilar. Diba? Nadala ko pa nga si Ka-Freddy sa Divine Mercy. Totoo yun. Dinala ko. Pati yung mga gamit ko, dinala ko. At sa isip ko, ito na buhay ko. Talagang quote-unquote, tatalikuhan ko na lahat. Ito na buhay ko. Pero lagi ko sinasabi, hindi mo matatalo ang Diyos sa pagbibigay. Kasi yung mga binitawan ko yung school, binitawan ko yung musika, binitawan ko yung politika. Eh, landyan, bumalik. Siksik, liglig, umaapaw. Amen. Binalik ni Lord, pero again, nung binalik niya at mas lumaki at mas lumago, alam mo kung para saan. Kaya, biyaya ng Diyos, may paaralan tayo. Pero alam ko ngayon kung para saan ito. Biyaya ng Diyos, kukonserto kung saan-saan, sa Pilipinas, hanggang sa iba't ibang bahagi ng mundo. Alam ko kung para saan yun. At again, politika. Sausaw ulit ako sa politika ngayon. Pero alam ko ano agenda dito. So yun ang nangyayari sa akin. Tinalikuran ko na, binalik ni Lord. Pero gamitin mo yan para sa tamang layunin. Wow. Yan siya. And ano yun, yung calling mo as a Catholic evangelist and a preacher, doon na rin po siya nagsimula, bro. Yes, kasi nga, ang una ko ngang, dahil gumaling nga ako sa pamamagitan ng Divine Mercy, yun, nag-iikot ako. Pag may mga Divine Mercy conferences, yan, kasama ako niyan. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa abroad. Kaya nga, doon ako nakita ni Brother Bo. Nakita ako ni Brother Bo, ayan, nagsimula na ako talaga maging kerygma or feast preacher sa mahabang panahon. At lalo namang lumawig ang aking, ang minister binigay sa akin ng Diyos sa the feast. Lalo na ngayon na kung saan-saan na tayo sa feast at na naipagkatiwala pa nga sa akin ang feast day area at ang lahat ng mga feast
sa labas ng Mega Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. So talagang lumawing siya, pero again dahil lang sa grasya ng Diyos. And yung sa journey mo as a Catholic preachers, may ano yung mga tingin mo challenges mo, naranasan mo sa pagpapalaganap ng Catholic faith? Gusto mo yung mga basic muna? Sure. Yung long hair ko. Hanggang ngayon, dami kong bashers dyan eh. Ayaw mga matatanda. Nagsimula ako 20 years ago sa charismatic, kaya una nilang sa ano, bakit pinagtotok niya ang mukhang addict na preacher na yan, na rocker na yan. Pero ang totoong kwento niyan, pinagugupit ko na ito nung ako preacher. Dalawa may ayaw paggupit na nito. Sino? Una, asawa ko. Hanggang ngayon, kasi ito na daw ako eh, na nakilala niya, para mag-ibang tao. So, hindi alam ng marami, my long hair is my obedience to my wife. Pero ito baka hindi alam ng marami. Ayaw at hindi ito pinagupit ni Brother Bo Sanchez. At napaka-obedient ko kay Grabe. Brother Bo. Kaya nung tinawag ko ni Brother Bo na maging preacher ako, Bo, sabi ko, pagupitan ko na ba yung buhok ko? Kasi dami nagtatanong dito. Si Bo ang nagsabing huwag. Para yung mga katulad mo, quote-unquote, makita nilang pwede pala ako kay Lord. Kaya nga, nung pumasok ako sa The Priest, dumami yung mga long hair. Of course, ang dami mga issue dyan, sabi daw sa Biblia, ganun-ganun. At kahit sa simbahan mismo. Eh, pero ngayon, pati mga pare, mga long hair na. Dami kilala. Yan ang isa, but you know, pinasimple ko lang na totoo, pero nandiyan yung friction, apparent friction ng conservatism, no? Tsaka yung new evangelization. Yeah. Eh ako naniniwala ako sa conservative ano, teacher ako eh. Alam ko may mga non-negotiables yan, yan ituro natin. Pero naniniwala ako din sa mga pwede nating approach, lalo na sa kabataan. Kaya nung ako pumasok, dala ko yung banda ko ng mga long hair din, tumutugtog kami na secular, yung iba nagugulat. Pero yung iba yan ang kailangan para yung mga bata. Ako nagtanong eh, bago mag-talk, makakanta ako kanta ni Bambu, makakanta ako kanta ni Ray Valera, ako na Freddy Aguilar. At hanggang ngayon, ginagawa ko yun. Kasi alam ko puso ko at tiwala ako kay Lord na yung mga yan, eh pwedeng magamit mo yan as entry point ng mga kabataan, di ba, ng mga tao. So yun ang mga unang, mahilig ako sa, dahil galing ako sa theater, skit-skit ako. Hanggang ngayon, nagbabayaran yung mga skit ko. Nung una, struggle yan, kasi mga tao parang, ginagawa mo bang perya itong simbahan? Ginagawa mong concert-concert? Ngayon, dami nang gumagaya, di ba? O dami na din parang gumagawa. Actually, di ba ako original yan eh? Ang original yan si Jesus. Oh, di ba si Jesus ma-demonstrate, di ba? Correct. Makuwento. At palagay ko kung kakanta si Jesus, gagawin niya yun eh. You know, Jesus was so grounded. Pinalalim natin yung mga sinasabi niya. Pero ang totoo nun, napaka-simple. Mga ibon, di ba? Mga bata. Oh, tama. So, hinuhugot niya yung pang-araw-araw na karanasan. At pinag-aralan ko yan, sinabi ni St. Paul yan, I will be, di ba? A Jew to the Jew, a Roman to the Roman, a free, di ba? Umaayon ka, if only to win them to Christ. Nung una struggle ko yan, kasi maraming nga nagsasabing, huwag ganun, mag-ganyan, ginagawa ko ganun-ganyan. Ngayon, kita nila, effective. Ngayon, pati sa simbahan na ngayon, di ba, gawin mo nga dito sa simbahan yung ginagawa mo, effective. Kasi napaka, ano ngayon eh, napakahirap ang evangelize ngayon. Sobra. Ang dami mo ng kakompetensya. Sobra. Dami na social media lang. Kaya, teacher ako. Yan pa isang dapat maintindihan ng marami pong mga, well, hindi naman marami, pero ang teacher, para maituro mo yung lesson mo, dapat ang dami mong gimmick. Diba? Dapat ang dami mong kwento. Kailangan ka mag-magic. Kailangan ka mag-drama. Dala-dala ko yan sa ministry. And then I see that it's effective. Well, yung mga ayaw doon, hindi punta sila doon sa mga serious na preachers. Okay lang, di ba? Pero doon sa mga gusto na dalhin yung mga anak nila dahil, di ba, panoodin nyo ito, na e-entertain. So, iba kasi allergic sa lang entertainment si Bami. Hindi na alam si Jesus na nagkikwento. It's entertaining. Di ba? Nagkikwento siya, kikinig yung mga tao. Di ba? Tungkol sa anak na, di ba? O sa mga ibon, o sa mga... Isn't that entertaining in the sense that it gets your attention? It sustains your attention. So, yan ang mga una kong struggle sa mga conservative, at sa mga
Pero ngayon, I see that more are seeing the strategy of it, the benefit of it, and the effectiveness of it. So, paano minahandle yung mga criticism niya, bro? Eh, noon, medyo affected ka ba? Ako ngayon. Di, paminsan-minsan, nasagot ako pag nasa mood ako. Pero ngayon, hindi na. Kasi, ang Diyos ang aking pinaglilingkuran. Hindi, sinasabi din sa Biblia, dapat din ayon ka sa tao. Correct. Pero ultimately, ayon sa Diyos. Kaya pag confident ka na the Lord, and it's bringing people to the Lord, di ba? So, I don't have any conflict with that. At kung meron po mga detractors mula sa buhok ko hanggang sa mga style ko, then peace be with you. And then, tsaka ang daming pwedeng puntahan. Naniniwala ako na kung gusto mong serious or straight preachers, punta ka. Marami. Pero kung gusto mo yung mga anak mo, halimbawa, o nabubore na ganun-ganun, napaka-exciting ng buhay para ikahon mo lang sa ito lang ang dapat gawin. Ito lang ang dapat paraan. Ito lang ang dapat gamitin. Diba si Jesus mismo napulaan dyan? Dahil, diba? Iba yung mga pamamaraan niya. Radical. Radical. So, ako, I don't have any problems now. As long as I know that people are being drawn to the Lord. And hindi ko, grabe no, siguro pag nagtuturo ka ng religion, parang araw-araw recollection, retreat. Ay, naku, concert. Drama. Mula nung ako nagtuturo noon sa classroom hanggang ngayon, dapat mayroon akong gimmick. And again, people should know and many know na hindi lang yung gimmick, that's who I am. Kasi eventually, God uses who you are. Tulad ni Matthew, di ba? Ginamit niya si yung pagka mainit na ulo halimbawa ni Peter. O ginamit niya. Kaya gamitin niya So, bakit niya ako binigyan ng kakayanan ng kumanta? Bakit niya ako binigyan ng kakayanan ng mag-skit, mag-drama? Tatapong ko ba lahat yun? Gagamitin ko ito for the glory of God. Wow. So, that's who I am. So, paano piniprepare yung mga talks mo, bro? Well, again, salamat sa community. Marami naman, ito'y collective effort. Kung ito'y the feast, ay talagang collective effort yan. Napapasalaman ako sa mga nagpe-prepare ng mga talk outlines. Pero yan, ang delivery niyan tayo Yan. Bibigay sa'yo yung raw, yung theme, kasi walang pinakaiba sa ebanghelyo ng mga pare. Iisa yung readings, di ba, sa buong mundo, pero kanya-kanya ng delivery. Tama. So, yung talks, more or less, andyan. Yung delivery, yan ang pinaprepare ko. Madalas, siyempre, pag-aaralan ko yung salita, anong mensahe nito. Pero, iisipin ko din, ano kaya gimmick ko dito? Ano kakantahin ko dito? Ano kaya skit ko dito? To hit them more. Lalo na yung, alam mo, yung mga matatalino, yan, mga gusto nila, ayaw nila na maraming ek-ek. Okay yan. Pero ako, gusto kong i-hit yung bata, gusto kong i-hit yung simple, gusto kong i-hit yung nabobor, di ba? Kaya gusto ko ma-sustain yung aking interest. So yan ang lagi kong tinatanong pag nagpe-prepare ng talk. Di ba makakatulog dito? At this point, anong joke ang bibigay ko dito? O, kung bata ito, baka mag-walk out na ito, tulog na. Kung ano ito, yan. Pero iniisip ko din yung mag-iisip. Pero dapat yung nag-iisip dito, meron siyang uwi. Meron siyang heavy content. Pero yung gusto, makausapin lang siya sa buhay niya. Ano practical? Yan, tinatanong ko yung mga yan. Kasi minsan pag naririnig kita mag-talk sa Bay Area, parang narinig ko, minsan ang preparation mo sobrang ikli lang. Minsan on the day pa nga O kaya pag-talk ka na Well, totoo yan, pero hindi. What do I mean? Totoo po yun na minsan yung mga sasabihin ko, minsan sa stage ko na lang naiisip. O yung mga skit ko or gimmick ko 10 minutes before. Totoo yun. Pero ang hindi totoo ay doon ko lang naisip. O doon ko lang nalaman. Bakit? Buong buhay ko kasi ginagawa yan. So, how long have I prepared for one talk, say, on a Sunday? All my life. Ibig sabihin, ang dami ko ng mga baon. Kaya sabi nila, doon mo lang naisip? Oo. Pero ang totoo nun, naisip hugutin. Dahil sa tagal ko nang naging teacher, sa tagal ko naging musikero, sa tagal ko nang naging teatro, sa tagal hugot. Para kang may compartment yan na may talk. Sige, bukas ka na pag-isipan yan. Bukas.
Bakit mabilisan? Hindi, kasi bubuksan ko lang itong aking cabinet. At eto yan. Eto yan. Wow. Eto yan. Yun. Mm. So, okay. It's experience. And again, God's grace. God's leading yan. Ng Holy Spirit. Kung paano mong puhugutin ang para saan. Mm. And nabanggit mo kanina, bro, na na-involve ka sa mga politician. So, nag-imbitahan ka nilang mag-talk sa mga gathering. So, paano mo pinapasok yung secular pagdating sa teachings, pagdating kay Lord? Well, baliktad. Pag ako'y nasa corporate world, nasa secular, nasa politika, secular talaga yung talk ko. Mm. Ang tanong, paano ko ipapasok yung spiritual? Correct. Yun. Oo, hirap nun. Well, salamat kay Brother Bo Sanchez, salamat sa ating feast, na actually there should be no dividing line. Dapat talaga yung iyong secular world, in a way, should be your spiritual life. Amen. Oh, and your spiritual life should be immersed or integrated in your secular life. Kasi, di ba, ayaw nating isipin na Linggo lang ang kanilang pagiging Katoliko o sa simbahan lang ang kanilang pagiging Kristiyano. So, lagi ko munang ina-affirm kung ano ginagawa nila. Kung sila'y nasa corporate world, sila ba yung mga call center agents o mga insurance agents or teachers or doctors or politiko, ina-affirm ko muna na sa ginagawa niyong yan, nandiyan ang Diyos. At totoo naman, nandiyan ang Diyos sa classroom, nandiyan ang Diyos sa opisina, nandiyan ang Diyos sa Congress, nandiyan ang Diyos sa ospital, nandiyan ang Diyos sa palengke. Hanapin niyo ngayon ang Diyos diyan, o makita niyong higit ang Diyos diyan, at yung ginagawa niyo ay yun, nakaisa, hindi nakahiwalay. Sa aking negosyo, sa aking politika, sa aking panggagamot, sa aking pagtuturo, si Lord nandiyan dyan. So, there should be very thin or no dividing line at all. So that the sacred should be secular and the secular should be sacred. In fact, si Pope Francis, di ba yan ang sinasabi niya? Tama. Na dapat talagang lumabas ka ng simbahan. At imbis na tawagin mo, dapat naman tawagin sila sa simbahan. Pero kung di sila pupunta sa simbahan, ikaw, dalhin mo ang simbahan sa kanila. Kung nasaan sila. Wow. And meron ka ba mga experience, bro, na sa ginagawa mo, kunyari, inimbitahan ka sa ibang outside church, nagkaroon ng transformation ng buhay, nagkaroon ng impact yung ginawa? Again, hindi yun dahil sa akin. Dahil sa Diyos yun. Sabi nga sa Bible, tayo ang nagtanim, correct, iba ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapatubo. Pero yes, ang dami. Actually, dahil nasa social media tayo ngayon, borderless na. Araw-araw ka makakatanggap ng mga hindi mo naman kilala. Mula sa manghihingi ng tulong, at hindi ko po kayang tulungan lahat. May mga nagagalit pag di natulungan. Pero ilang mga natulungan mo, bago buhay. Hanggang sa, I'm sure you get this too. Warning. Dun sa mga, patapusin na lang ka ng buhay. I'm sure you get that a lot. I get that almost every day. At sa akin, kung totoo man o hindi, yung mapagdasal mo sila at nagbago isip nila, di ba? Laking biyaya na ng Lord. Salamat. Ikaw ang nagligtas dito. Pero salamat, nagamit mo ako na, di ba, na maligtas. Kailan lang, a few weeks ago lang, pumunta talaga dito sa akin, may marka pa dito. Ah, ngayon, back to his feet na. So, paano minahandle yun, yung ganung situation? Well, una sa lahat mo, uhugot ka sa Diyos. Hindi ikaw ang... Pero of course, again, experience. Ang Diyos naman kasi kikilos sa kung sino ka. Hindi naman yan magic na bigla ka nalang sasalita. So gagamitin ni Lord yung pagiging teacher ko, pagiging counselor ko. Yan. So, salamat sa Diyos sa napakamakulay ko din karanasan. Hindi lang sa professional, kundi sa personal. Ako din kasi dumaan sa iba't ibang dagok ng buhay, mula sa sakit, hanggang sa problema sa pamilya, sa utang, name it. Sa mga lahat. Kaya, pag may lumapit sa akin ganyan, yun, bubuksan ko ulit yung cabinet ko. Teka, nangyari na sa akin yan. Utang, ito, nangyari na. Ang pamilya, buhay asawa. Yun. Inuhugot mo yun, tapos yun, pinagdadasal mo sa Diyos kung ito ba yung maihahain mo sa Kanya para mabigyan siya ng kaliwan na pag-asa sa buhay. Ako, madalas, araw-araw nare-receive ko pengen load eh. Ako sa akin, mula
pang-pangbayad sa ospital, pang laptop ng anak, di ba? Mga ganun, pang gatas. Again, kung may mga nakikinig po dito na pasensya na po kung di namin lahat siya natutugunan. Mahirap. Tao lang po. Kahit yung reply, hindi mo ma-reply ang lahat. Di ba? Lalo na yung tulong, lalo na sa pera. Tama. Pero ang magagawa namin ay maipagdasal man lang. Curious ako bro, yung sabi mo about utang, pwede mong i-share paano mo, ano yung experience mo sa ganun? Kasi ang dami sa atin, mga nanonood ngayon, I'm sure may mga pinagdadaan sa utang. Hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ako. Alam mo, una sa lahat, if you're in business, mahirap yung, madalang yung wala kang utang. Yeah. Talagang mayroon kang business loans. Good debt. Pero minsan yung mga good debt, nagiging bad debts yan. Pag hindi mo na-handle ng tama. Halimbawa, dahil di ka makabayad dito, mangungutang ka para makabayad doon hanggang sa nangutang ka, hanggang sa nagka-interest. Pinagtatapal mo yung utang sa utang. Hanggang sa credit card mo na pinagbabayad. Ganun. Lahat yan mga pinagdaanan ko. Pagka nagka-problema kami, malaki. Actually, nag-ugat din yan sa mga taong pinagsamantalahan ka. Yung mga hihiraman ka ng malaking halaga o papangakuan ka na matutulungan kanila sa iyong advokasya, sa iyong negosyo, sa iyong at ito gawin mo lang ito, magbigay ka lang nito. Patawad, yan ang isa sa mga malaki ko naging sablay na magtiwala. Tayo kasi mga nasa simbahan, ang dali nating magtiwala. Tama. At ang dali din nating lapitan ng mga tao. Titiwala ka, hindi ka malulukohin ito kasi nasa simbahan tayo. Biglang 'yon. Tinakbuhan ka na at minsan malalaking halaga. As in, malalaki. dahil maawain ka, hindi mo madimanda, hindi mo mahabol. Ayun, kaya patong-patong yun. Kaya nga, tayo nga, kung araw-araw may humihingi ng tulong, di ba? Isipin mo yun, kung lahat yung natugunan mo, tapos pinangutang mo yun, di ba? Wala kang may pambayad, ikaw ngayon ang nalubog. So, ako yung nagdaan po, so maraming ganyan. At sa biyaya ng Diyos, nakaahon ako naman. Nakaahon na ng malaki, pero hindi pa rin tapos. Talagay ko yung mga ala-alo ko yun, ng higit na pag-iingat. Alam mo, kailangan tayo maging mapagbigay, pero kailangan din tayo maging maingat. Kasi totoo mo yung mga nananamantala. Pero ang aking payo sa mga nalubog din sa utang, o problemang ganyan, may pag-asa po. Amen. Kasi marami ngayon ang nag-iisip ng di maganda dahil sa utang naman. Di ba? Yan ang natatanggap ko lagi. Dahil hindi na alam paano mabayaran, iniisip na lang tapusin ang lahat. Yes. Meron pong pag-asa. Meron pag-asa po. Ako'y natulungan lang din. Kaya natulungan ako ng mga tao at unti-unting nakabago. Kasi naalala ko yung shinare ni Dr. Lavi na kasi na-interview ko siya. Meron siya nakausap. Higyan natin yan. Na magulang nanay na gusto magpakamatay. At ang worst pa nun, bro, isasama niya anak niya. Dahil doon sa problema, sa pera. Yep. So, ganun, I mean, parang hindi ko ma-imagine na ang hirap nun eh, no? Ganun ka-worst yung feeling mo para idamay mo yung anak. Pero sa tulong ni Lord, napigilan niya na gawin yun nung nanay. Kung gusto niyo ng mga practical, mga pagganon sa utang ko, ang isa sa dapat yung gawin doon ay kausapin yung pinagkakautangan ko. Talagang makiusap at pakita niyo po yung inyong sinserong hangarin na magbayad. Tama. Paunti-unti, makabayad ka. Eh, marami din naman talaga ngayon mga talagang hindi nagpaparamdam, hindi nagpapakita. Hirap yun. Dapat may sinsero kang magpapakita na may ginagawa kang paraan. Talagang pag sumikapan mo, hanap ka ng paraan. Tama. At humingi ng tulong. Kaya lang, dyan ako nag-aalala lagi. Bakit? Kasi sinabi ko, humingi po kayo ng tulong. Sa akin humihingi lang. Sabi mo, Brother Alvin, humingi ng tulong. Sa iyo, humihingi ng tulong. May utang akong 500,000. Kung sinabi po na humingi ng tulong, hindi po palagi ibig sabihin nun sa amin. Ang tulong po namin mabibigay, magdasal. Ayan. Amen. Po. Pero kung lahat po ng taong lumapit sa amin humingi ng tulong, kami naman po yung mababaon ulit. Kaya napaka-importante ng mga tinuturo sa atin ni Brother Bo Sanchez. Yes, di ba? Yes, about financial literacy.
I mean, minsan kini-criticize siya pagdating sa pera, bakit sinasama yung pera sa simbahan. Pero ngayon natin nakikita yung practicality na ito yung everyday. Ikaw ba bro, sa tagal mo nang nagsiserve sa Dafis, ano yung madalas na narinig mong problem ng mga pag lumalapit sa'yo? Palagi yan eh. Kalusugan, pera, relasyon. Yan lang ang big three na yan. Madalas, tama ka, pera. Kasi kaya nagkaroon ng problema sa kalusugan at sa relasyon dahil sa pera. Eh nag-away mag-asawa, madalas pera. Hindi palagi ah, pero madalas pera. Kaya nagkaroon ng problema sa kalusugan, madalas din pera. Correct. Walang pambili gamon, o kaya hindi nakakabili ng tamang pagkain, o tamang atin. Kaya hindi pwedeng inipag-usapan ng pera eh. O yung mga simbahan ninyo, kung kayo yung mga ano, paano ba umaandar yan? Pera. Diba? Akala kasi nila ang pera ni bulsa, ng preacher sa bulsa ng pare. Uupo kayo, diba? May electric pa. Tapos magreklamo ka, init-init naman dito. Tapos sasabihin mo, panahingi ng pera itong pare, itong preacher. Tapos nagreklamo ka, mainit. Gusto mo, di aircon. Diba? Tama. Gusto mo, tapos nagbigay ka, piso, nagreklamo ka pa. Panay pera. Paano mabubuhay ang isang misyon? Habang tayo pa, nabubuhay siya sa civilized society. Kailangan po natin ng pera. Hindi po yung pera ang mahalaga eh, kundi yung paggagamitan mo ng pera. Amen. May lalapit sa iyo, magpapakamatay na. Oh. Sa halagang 2,000. Di ako nagbibiro. Yan yan. Oh. Grabe. Oh, eh ngayon sasabihin mo, di ba? Magsisi ka sa kasalanan mo. Eh pero kung may 2,000 ka, bigyan mo na. Paano yung magpakamatay? Di ba? Oh, tapos saka mo ngayon ituro si Lord. Di ba? Eh paano kung binagdasal mo yung paglabas niya? Kaya problema pa din yung 2,000. Kaya po kami, pasensya na po. Talaga tinuturo ni Brother Bo na magkaroon ng pera. Bakit? Kasi gusto namin higit na tumulong. Yan yan. We want to be blessed so that we can bless others more. Pero ulit-ulitin ko, pasensya po, hindi lahat ay matutulungan namin. Sa abot lang ng aming makakaya. Yeah. Tama bro, no? Kasi narinig yung sinabi rin ni Brother John Escoto, before daw spiritualize, humanize. Of course. Of course. Alam niyo ang Panginoong Jesus, nung nandito siya, nung may nagutom, pinakain niya. Nung walang makain yung 5,000 doon, talagang pinadami niya yung tinapa. Hindi niya sinabing, ang mahalaga, magdasal, at mabubusog na kayo. Bagamat yun ang punot dulo noon, correct. I am the bread of life. Yun ang punot dulo noon, si Jesus ang tinapay. Pero hindi niya sinabing muna kayo kumain. Ako na lang tanggap, pinakain niya. Nakain pa niya isda eh. Nung naubusan na ng alak, alak pa yun sa buwan niyang himala. Correct. Hindi mo niya sinabing, hindi, ang mahalaga, magdasal. Tayo, magdasal. Ginawa niyang alak yung tubig. Nung may bulag, nung may pilay, hindi niya sinabing, hindi baling bulag ka, nakita mo naman ng Diyos sa iyong puso, baling pilay. Pinagaling po niya. Of course, ang ultimate doon ay makita mo ang Diyos. Pero habang tayo nandito, ipakita natin ang Diyos dito na kumikilos sa ating buhay. Practical po. Pambayad sa kuryente, pambayad sa tuition, pagkain sa mesa, that requires money. At money na magiging sagrado kung alam mo paano mo ginagamit. Ayan po yun. And right now, sa alam natin mga, sa mga hindi nakakalam, ikaw ay bivocational, right bro? Ay, napakarami kong racket. Racket ang tawag sa secular world yan. Daming pinagkakakitaan. Bakit? Ang dami mong gustong tulungan. Yan yun. Amen. Kaya lagi ko sinasabi, yung tinatanggap ko sa kaliwa, pinadadaloy ko din sa kanan. Pagbigay ka ng bigay, wala kang tinatanggap, ikaw na yung mamamalimos. Hindi po masama mamalimos. Humingi ng tulong. Pero kung may kakayanan ka, kung binigyan ka ng talento ng Diyos, na kumita, at kumita ng marami, bakit hindi? At kumita ka ng marami para gamitin mo sa marami ding pagtulong sa kapwa. Correct. Ayan po yun. Kasi ito yung madalas ko nakikita sa mga church people, bro eh. Madalas, God will provide. Tapa naman. God will provide. Yung parang minsan, yung gusto na mag-full-time, mag-serve kay Lord, pero wala silang gagawin. Ako, delikado po yan. Oo. Tandaan niyo po, God will provide by the work of your hands. Yun. Nature, God builds upon nature. Kasi po ang Diyos, binigyan po tayo ng kakayanan. Kaya gamitin po natin yung kakayanan na yon upang lalong mapakita that God provides. Masasabi mo eh, kasi idol nila St. Francis. Well, meron talagang mga tinawag sa ganyan. May tinawag sa maging ermitan, maging mongha ka.
na wala kang gagawin kundi manalangin. Mm. Ay, praise God. Sabi ko nga, napakalawak ng buhay, exciting. Mm. May mga tinawag na manalangin lang. Mm. Amen. Pero kapatid, kung nag-asawa ka, may anak ka. Tama. Katoliko ka, sinumpa mo yan sa kasal. Mm. Sinumpa mo sa binyag. Mm. Tapos sasabihin mo, bahala si Lord sa atin. Ay, pinagsimbaan mo yan, di ba? Na, I will work, di ba? Tataguin. Si Lord ang bahala talaga sa pamilya mo. Pero sa pamamagitan mo, sa pamamagitan pagtatrabaho, kung gusto mong magdasal na lang, magpermitanyo ka, magmongha ka. Mm. Pero kahit yung mga mongha ngayon, si Mother Teresa, for example, o si St. Francis, walang mga pera yan. Pero yung mga tao sa paligid niyan, meron. Ano nga si Mother Teresa, paano nakabiyahe yan sa maraming lugar? Oo. May mga pumundo sa kanila. Mm. Si Mother Teresa lived a life of poverty. E paano siya nakapagtayo ng mga mission? Correct. May mga taong may pera na tumulong sa kanya. So anong ibig sabihin? May tinawag para walang pera maglingkod. Mm. May tinawag na may mga pera para tumulong sa mga naglilingkod. Mm. Kaya wag mong pupulaan o wag mong eradicate yung mga taong may pera. Dahil yan ang magsusustento sa mga katulad mo, halimbawa, na ayaw mo magkapera pero gusto mo maglingkod. Mm. Ayan po yan. Wow. And yun nga, we're blessed at the feast kasi itong mga teachings na ito ay natuturo. Yes. Practically sa mga attendee. At ako, since 2010, sobrang nagbago yung mindset ko. At until now, dala-dala ko pa rin yung mga teachings na yun. And I'm so blessed dahil yung paano nag-grow yung community natin, bro. And kayo, as a mga magagaling na leader na talagang it remind us every single week how to be a good Christian, pero at the same time, how to be a father, how to be best in our job, business, and talagang holistic yung approach. Yeah, amen. We're thankful for that, God's bro. Grace, lahat sa biyaya ng Diyos. Mm. Hindi madali, pero sa biyaya ng Diyos ay kayang gawin. And nung pandemic, bro, paano naka-apekto yung ministry or meron ka bang ma-share sa amin na ano yung struggle mo nung pandemic talagang? Well, tulad ng lahat, talagang personal mo na struggle yan. Talagang takot ka magka-COVID, nung inubok ka, mamatay ka na, tumaan tayo sa pagka-praning. I don't think anyone was exempted there talagang. Meron ka ng mga pag-aalala, hindi man sa'yo, para sa pamilya mo. Ngayon, kung tinatanong mo yung mga ministry, well, yung school natin, pinuturing ko din yan ang ministry. Sa biyaya ng Diyos, ano naman eh. Kasi yan ang sinasabi ko na bahala ang Diyos, pero ibig sabihin, gumawa ka paraan. Bahala ang Diyos, pero binigyan niya tayo ng teknolohiya. Yes. Kaya ang teknolohiya, gamitin mo. Sa school, halimbawa, amay, nag-online tayo. Yeah. Oh, yung iba, medyo mga nagsara muna, mga ganun, pero tayo, mabilis natin pinag-aralan niya. At galing din sa karanasan ng homeschooling, na na-apply din natin sa ministry. Oh, hindi sila makapunta sa PICC kung saan tayo may feast. Pero, nagkaroon ng Zoom. Nagkaroon ng live stream na dati na natin ginagawa. Again, huhugutin yes. sa karanasan. So, definitely, bumaba ang attendees, bumaba ang ganun. Pero, hindi yung huminto. In fact, may mga naapektuhan na negatibo tulad ng bumaba yung mga attendees. Pero, may positibo din nangyari in the sense na mas naging intimate. Oh. In fact, at one point ng pandemic sa school natin, sa Barcelona Academy, tinuloy yung feast. Pumupunta si Bojan. Minsan, 7,000 yung ma-attend on a Sunday sa ating PICC. Pagdating noon pandemic, mga 200 lang, asaya na natin. But it's okay. Kasi ngayon, naging intimate, di ba? Mas nakausap mo, na nag-zoom tayo, mas may time, hindi nagmamadali. So, alam mo, ang problema sa buhay talagang dadating at dadating. Tapos na pandemic, salamat sa Diyos. Pero amen. Mayroon namang gera. Mayroon namang, hindi mo tatapos yan. So, ang titignan mo na lang dyan, ano kaya ang mabuting maidudulot niyo? At nakita ko din, bro, na mas nag-grow yung online ministry mo. Yes. Di ba, nung pandemic? Ayong lahat. Natutunan natin mag-TikTok. Di ba? Tutunan natin mag-talk kahit sa mga corporate via online. Natutunan natin
gumamit at i-maximize ang technology. Na kahit ngayon, tapos na ang pandemic, gamit-gamit pa rin natin. Kasi normal na. Na sabihin mo nga naapektuhan, pero ngayon naging benefit kasi naabot mo na kahit na iba't ibang bansa, iba't ibang lugar sa Pilipinas, naabot mo. Yes. And ano yung tingin mong blessing ng technology ngayon? Kasi madalas nakikita natin toxicity sa social media, especially nung pandemic, di ba? Yes. Ang daming namamatay. Pero ano yung tingin mong paano gagamitin, babalansin ang technology, especially sa mga kabataan? Kasi teacher ka. Yeah, that's true. Actually, anything new would always be a double-edged sword. Nung nagsimula yung TV, sabi nila, sa demonyo yan. Talaga? Ginawa ang pamilya. Gugulat ka. Yung transistor lang. Nung panahon mga tatay natin, pinigilan silang gumamit ng transistor. Lalo na nung dumating yung mga games, di ba? Maniwala ka pati yung bisikleta. Nung unang-unang lumabas yung bisikleta, gawa daw ng demonyo. Technology will always be demonized eh. Kasi sinasabing yan daw ang magpapahiwalay sa mga pamilya. Correct. O hindi na daw mag-uusap-usap. Na totoo naman. Kaya nga double-edged sword eh. Totoo yan pag doon mo ginamit. Pero ang kabilang pisngi niya, ay pwede mo din gamitin yan para sa ministry. Pwede mo din gamitin. Simpleng-simple lang eh. Ano pinopost mo? Lahat malayang mag-post sa FB, sa TikTok, sa Instagram. Lahat. Malaya. Lahat ginagawa. E simple lang. E, paano mo ginagamit? Magpo-post ka ba ng tungkol sa kagagalit ng iba o pag ano lang, negatibo? E kasi kung araw-araw ka mag-post ng salita ng Diyos dyan o araw-araw ka magbigay ng inspirasyon, o di, praise God for technology. Praise God for Facebook and Instagram and TikTok. Pero kung lalagay mo lang dyan, ay palay negatibo, di ba? E di, huwag ka na mag-social media. Sa pamilya, makain na lahat, may hawak. Hindi na nag-uusap-usap, itigil nyo na nga yan. Pero sa pamilya, sama-sama, halimbawa, halika, nood tayo ng Netflix. Sama-sama naman. Sama-sama pinagkikwentuhan, why not? Ganyan nangyari sa TV noon. Why not? Naging bonding time. Tama. Nasa ibang bansa. Yung pamilya, magkakaiwalay-walay. Salamat na yun. May Zoom. Messenger. Noon eh, di ba? Maghihintay ka ng... Ito si Jessica, si mantatay niya. Exactly. Letter pa. Noon, bago makadating sa'yo yung sulat, talagang... Tapos na. Baka malaki na yung bata nung dumating. O kaya kung uuwi, doon mo lang makikita yung mukha uli. Baka nag-iba na. Ngayon, real time. So, I would like to believe, yung mga yan, sa Diyos galing yan eh. Gamitin lang sa maka-Diyos na pamamahaan. Bakit sa Diyos galing? Inadaan sa talino ng tao. Kaya huwag lang sana natin gamitin sa anti-God. Ayan will be for God and for humanity's benefit. Here's over, paano mo sinimulan yung Barcelona Academy? Long story din yan, pero matagal ng school yan eh. Pero nagsaha. Yung may-ari kasi ay hindi educator. Malapit lang sa amin, sa bahay namin. Mukhang kailang Mr. and Mrs. Barcelona dapat ito. Dahil matagal na kami sa education. Bago yan, meron na tayo mga eskwelahan. Power Kids Academy, school ng mami ko. So yan, yung pinasa sa atin, wala naman tayong pera. Ayun, pinangutang natin yan sa bangko, ganyan-ganyan. Pero dahil sa tawag ng mission. Mission yan. Kasi nagsisimula din ako mag-feast noon. Kaya lahat siyang kabit-kabit. Lagi ko sinasabi, ikot ako ng ikot kung saan-saan. Samantalang kung may estudyante ka araw-araw, araw-araw na pagkakataon yan para nakilain mo ang Diyos. Wow. Hindi ka na maghahanap. Araw-araw. Kaya kahapon lang, nag-faith life sessions ako sa grade 6. At yung mga teachers mismo, kung yun na ma-form mo, ipapasa na sa mga bata. So, why did I... It should be a why more than a how first or what. Why? Because it's part of the mission. Ang school na lang ngayon ang isa sa mga huling institusyon kung saan ang values ay mapanghawakan. Yun. Nakatakot talaga sa mundo ngayon eh. Makakawalan mo yung kabataan kung saan, lalo na social media, kung ano mapupulot nila. Wala nang screen, wala nang filter kung ano makikita. E sino babalansin yan? Dapat tahanan. But let's face it, kahit mga magulang, hindi. Correct. Tagal-tagal ko nang tuturo. Ngayon talagang
mga magulang eh, suko sa mga anak. Ayaw po, sinabihan ko, ayaw eh. Ang katotohanan ng mga bata, mas nakikinig minsan sa teacher kaysa sa magulang. So yung mga teachers, pagkakataon yan para ituro anong tama at mali. Na ultimately, anong tama at mali sa Diyos. Galing. Hindi sa mundo. Mm. Sa Diyos, heavy kasi ngayon sa mga rights, maganda naman yan. What are my rights? Yung relativism. Pero natanong ba natin, what is right with God? Yun. Ngayon, panay, karapatan mo to. Anong karapatan? Diba na? Kaya, ang school, gusto kong ministro yan, kasi mula bata, hanggang ngayon, mahuhubog mo. May hahatid mo. Kaya sabi ko sa lagi sa mga teachers, kasalanan na natin sa Diyos yan, pa nagsimula sa atin, tas natapos, tas di nakilala ang purpose nila sa buhay. O kahit isang taon lang sa atin yan, may pakilala. Kaya, tinayo natin ang Barcelona Academy. Dahil talagang kahit pagbalibaligtarin mo ang puso ko, para yan, extension ng mission. Kahit anong religion naman, hindi naman yung Catholic school. Mas makilala lang ng higit ang Diyos at maging ang buhay nila ay ayon sa layunin ng Diyos. Yan. And paano mo nababalansin yung buhay mo, bro? Kasi ang pagiging mayari yung school, tapos ang dami mong ginagawa, paano yun? Pero isa ding sikreto dyan, mabilis na sagot dyan, ay delegation. Oh. At ang delegation, ibig sabihin yan, you train, you trust, you turn over. Kasi ganyan ginawa ni Jesus eh. Yeah. Trainin niya yung mga disipulo niya, pinagkatiwalaan niya, tapos umakyat na sa langit, 3 years na. Billion-billion na tayo ngayon. Oh. Eh ako more or less ganyan ang aking deliberate strategy, whether it's at the feast, sa mga organisasyon natin, o sa school. For the first 3 years, hands-on ako dyan. Training. Ako pa nga unang principal dyan, o school head, ganyan. Pero pag na-train mo na, at nagtiwala ka, konti na lang. Bakit? Para kagawa ka pa ng iba pang gustong pagawa sa inyo ng Diyos. Nabanggit ko ay tayo tinalaga na ma-oversee ng fees sa buong Pilipinas. Mas mahirap yun. Mas Visayas, Mindanao yun eh. Pero may mga leaders ka naman dun eh. Pagkatiwalaan mo yung leaders mo, well, may meeting kayo, train mo, bigyan mong advice, pero pagkatiwalaan mo, they know what they're doing. Wow. So it's delegation, trusting, just like what Jesus did. Sabi mo, mga leaders niya, mga mangingisda. Diba, di naman nag-aral. Kaya nga. Pero trinay niya yun, tapos pinagkatiwalaan. Tapos ayun, pumalat. Sabi mo nga, hanggang ngayon, buong-buo yung tinayo niya. Tama, 2,000 years ago. So ganun ang aking paniniwala sa mga organisasyon, sa mga ministry na hawak natin. Mag-delegate ka, at delegation means trust. Huwag masyado mo control. Pag kinokontrol mo kasi lahat, ayan, di mo kaya kasi gusto mo lahat, nandun ka. Pero nandun ka, i-train mo sila, wala. Pero nandun ka pag kailangan ka nila. Bullshooting, ano. Tsaka again ngayon, social media, nami-meeting nga kayo buong Pilipinas kahit na nasa cellphone lang, di ba? So, hindi na nakakapagtaka ngayon yan, yung multitasking because of the help of technology as well. Here's ako, bro. Anong oras nagsisimula ang isang Alvin Barcelona? Anong oras ka natutulog? O yan, ang mga sablay ko. Yung kulang sa tulog, sa workaholic. Talagang kahit anong oras ako matulog, gigising ako ng before 6. Kasama na lahat doon. I try to work out. Nakita ko. May mga... Pray. At prepare for the day. Maaga, I'm an early riser. Pero unfortunately, I'm a late sleeper. Kaya yan ang pinagsusumikapan ko na dapat sumakto ang tulong ko. Kasi hanggang gabi, umaandar ang utak ko. Pero yun, salamat sa Diyos naman. May time naman ako sa pamilya, sa mga kaibigan. Yun. Pero yun, that's one area that I'm still working on. That I should still give some balance for rest. And Nakarelate ako sa iyo dyan, bro. Yung parang pag... higa ka, parang dami mong naiisip. Parang maganda to. Parang yung... yung you plan yung ganun, I mean, because you are so passionate on what you are doing, parang new ideas, yung parang ganun. No wonder, bro, why everything you touch prosper. Pero paano mo sinisiguran na palaging bago at relevant yung mga talks mo on what is changing right now? Aside from experience, dapat in touch ka. Alam mo, musikero ako. Hindi pa pwede yung kanta ko ngayon, kanta pa din ng banda 30 years ago. Ngayon pa naman, ang bilis magbago ng mga sikat-sikat. Yeah.
Kaya it's really hard work din. Mm. Salamat din yung mga anak akong Genesis at Millennial. Mga consultant ko yan eh. Para bago yung kanta ko, sabihin nila, luma na yan. May makanta na yung mga lola ngayon. Lola? Luma? Bago, tas lola? Yung pala mga bagong banda ngayon, lola. Hindi ko alam yun. Lola Amor. Yung kumanta ng It's Been Raining in Manila. Okay. Yung Pasilio. Basilio. Ikaw at ikaw, Sunkiss Lola yan. O dapat alam ko yan. Dahil bukod sa may school ako, dapat relate ako sa mga bata. Pag nagtotok ako, may mga. Dapat. It entails hard work. Research. Basa, kinig, at tanong. Huwag ka maya magtanong sa mga mas bata. O, tapos, yun, makikinig ka sa mga kapwa mo preachers. May papulot ka doon o manonood ka. It requires humility as well. Wow. Na hindi mo alam lahat. Mm, makikinig ka, makikinig ka dun sa iba para laging bago. Tsaka effort, deliberate effort. Nga, na magbabasa ka, manonood ka, tatanong ka. Galing na, nagagawa mo pa yun kasi busy ka na eh. Well, itong isa kasing dapat dyan, nag-i-enjoy ka. Pag iniisip mo na, ang hirap nito, paano? Kaya kung nag-i-enjoy ka, diba? Lalo na ako, musikero, pakikinig ko yung mga bagong songs, parusa ba yun? Enjoy yun eh. May mga bata, dapat ang example ko, Marvel. Dapat natapos ko yung Loki. Pahirap ba yun? Nag-enjoy ako na. Kasama ko si anak ko si Aye. So, don't see it as an added burden. See it as part of enjoying life. Amen. Kukonsulta ka sa mga co-preachers mo. Parusa ba yun? Di ba? Nagkikwentuhan nga na yun. Yung ginawa ko ganito, yung ginawa ko ganyan. Enjoy the ride. Kaya hindi siya parusa. It's part of the beauty and the Amen. Excitement and the adventure of life. And bro, anong payo mabibigay mo sa mga nag-aspire na maging isang Catholic preacher? Katulad mo? Una sa lahat talaga dyan, yung puso mo. No, kasi pwedeng ikaw pinakamatalino, pinakamagaling, pinakatalentado. Yan ang pagkakaiba ng ikaw ay magaling sa mundo at dapat para sa Diyos ka. Kasi ang unang tinitignan ng Diyos, puso. Puso, sabi nga nila, yung available, God will equip. Hindi necessarily equipped ka. Si Lord, kaya nga, di ba, tinawag ni Lord, hindi yung mga aral eh. Tinawag niya, mga disipulo niya, mga mangingista, mga makasalanan pa na public sinners. So kung gusto mong maging preacher, lalo na Catholic, well, una sa lahat, may relationship ka sa Diyos. Yun. Preaching about God is not just about a mind thing. It's a heart thing. Ang gusto mo sa mga tao, pag nag-preach ka, hindi lang makilala ang Diyos, kundi magkaroon sila ng relasyon sa Diyos. Of course, makilala din. Kaya marami sa mga preachers natin ngayon, nagpapakadalubhasa, nag-MA sa theology. Yeah. Pero again, alam din natin na kahit ikaw pinakamatalinong ng tao, pwedeng nang bobola ka lang. Diba? Kasi the Lord says, no? Correct. That I look at the heart. Amen. Kaya ang puso po natin, paano ngayon yung puso niyan? Magkaroon ka ng personal relationship with God. Talagang lahat tayo sumasablay, takbo lang ng takbo sa Diyos. Lagi makipag-usap, manalangin. At saka susunod ang lahat. Kasi pag ang puso mo talaga nasa Diyos, ayun, mag-aaral ka. Babasa ka, magtatanong ka, di ba? Mag-iisip ka. Kaya ang una mong alagaan ay, kaya nga doon sa kwento ko, tagal ko nang tinuturo ang Diyos, teacher ako. Pero kailan ko siya nakilala? Nung nagkasakit ako. Naging experiential. So experience, really, really experience God in your life. You cannot just preach God from here. You should preach God from here. From what you experience in your life. Ganun po siya. Paano bro, kung gusto nila maging katulad mo, pero bro, hindi naman kami katulad mo, magaling magkumanta, yung ganyan. Again, the Lord will call you for who you are, not for who you will be like. I mean, kung meron tayong gustong maging katulad, si Lord John. Pero kung gusto po natin maging katulad, ako din, inisip ko din yun, maging katulad ni Brother Bo. Maging katulad ni Joel Austin. Maging katulad ni Mike Velarde. Si Alvin Barcelona ako eh. I mean, meron binigay si Lord na set of skills, talents, experiences sa akin.
Kasi Rick Warren, ang ganda na sinabi sa libro niya, you are shaped for something. Amen. At ikaw lang yung may shape na yun. May spiritual gifts, may heart, may ability, may personality, may experience, and yung shape. So kung nahanapin yung shape ng iba, ikaw yan. Kaya kung ikaw magaling magluto, makakaminis ka sa pagluluto. Mm. Ikaw magaling sa math, makakaiba. Mag-preach ka, gamit ka. Si Louis Giglio, magaling sa science. Mag-preach ka tungkol na gamit ang mga planeta. Hindi mo kailangan magaling kumanta. Ngayon, kung talagang manganganta ka, ay gawin, gamitin mo yan, i-hone mo. Kung ikaw ay magaling sumayaw, hindi mo gamitin. So, use who you are. Yung iba hindi nagsasalita. Sabi ni St. Francis, preach. And if necessary, talk. Ibig sabihin, pwede ka mag-preach na hindi nagsasalita. Paano? Magmahal ka lang. Maglingkod. Samahan mo isang tao na nangangailangan ng tulong o nakasama. Preaching po yun. By your presence and by your life. So, hindi po tayo lahat tinatawag sa entablado. Hindi tayo lahat tinatawag masalita sa maraming tao. Minsan nga, ang mas tinitignan ng Diyos, yung tumugon ka sa iisang tao lang na higit na nangangailangan. Yun po ang tunay na discipleship, preaching about God. Bro, madalas ito naririnig ko sa ibang tao, especially outside the feast, na mga feast preachers daw is feel-good preachers. Ano masasabi mo dito? Malungkot sa lahat. Ano ba gusto niyo pag lumapit kayo sa Diyos? Malungkot ka. Kaya tayo natatalo ng mundo eh. Kasi yung mundo, exciting. Kaya mas manonood ng Netflix yan, maglalaro na lalong bata eh. Kasi pinipresent natin sa Diyos, dapat para kang nasa ICU. Serious. Of course, preaching God is a serious business. But who says it cannot be joyful? Ako ang lagi kong take, Jesus must be a very interesting guy. Kasi lumalapit po sa kanya pati bata. Lumalapit sa kanya libu-libong tao. Teacher po ako, pag hindi ka interesting, mag-walk out sa mga tao, tutulugan ka. So, you should preach the gospel, yes, you should preach Christ crucified, you should preach about suffering, you should preach about sacrifice. But hey, you should also preach about Christmas, God was born. Amen. And we have hope. You should preach about the resurrection, namatay ka man, nabubuhay ka maguli. You should preach about hope, about love. Kaya, of course, you preach mga serious things, but you can preach about happiness, about joy. And yan ang lagi ko sinasabi, lalo sa mga bata. It's fun. And the Philippines, diba? It's fun to be with God. Yun. It can be a joyful experience. Kaya sa feast, we want people to feel loved. Yan tayo eh. At the feast, you are loved. And love should make you feel joyful. Should give you hope. Marami na pong problema sa mundo at alam natin yan. Kahit hindi nyo po i-preach yung problema, dadating at dadating sa yung problema. Ang kailangan natin sabihin sa tao, pag-asa. May pag-asa sa gitna ng problema. At ang pag-asa ngayon ay may pangalan, si Jesus. Si Jesus ang pag-asa, si Jesus ang kapayapaan, si Jesus ang galak. Amen. Bro, sa panahon ngayon kung saan maraming kabataan, para lumalayo sila sa mga organized religion, paano mo hinaharap yung mga skepticism at doubts tungkol sa Catholic faith, religion, lalo na ngayon sa mga kabataan? Well, ako practically nga, kaya nga po may school eh. Kasi talagang gusto ko dyan, huwag ka na lumayo dyan. Kaya nagkaroon, may feast kami buwan-buwan, mayroon kaming faith life sessions, may faith life groups. Talagang deliberate mong gagawin yan eh. Kasi sabi ko nga natin, hindi madali ngayon mag-evangelize dahil ang dami mong kakumpetensya. Pero eto din ang malaking word dyan. You've got to be creative. Dapat creative ka. Kung noon, basahan mo ng Biblia at makikinig na ngayon, hindi eh. Kaya nga sabi ko, si Jesus mismo was creative. He used, di ba, images, he used stories. Maging creative tayo. Para yung mga bata, oo, di ba? Okay, ang gagandang mga kwento natin sa Bible. Huwag muna natin paseryosohin kaagaan, di ba? Ikwento natin yung galak niya, ikwento natin yung beauty niya. At yun, makukuha natin yung mga kabataan. Ito pa isa, creative at relevant. Ang tatanong palagi ng tao ngayon, ano kinalaman niya sa buhay ko? Ako, may faith life sessions ako ngayon at sabi ko, ask anything. Wala tayo. Tinatanong nila, ba't kailangan ba pag-usapan ng Diyos sa pag-aaral? Ano kinalaman ng faith? You address that.
Wow. You address that. Mm. Dapat i-link mo si Lord sa kanilang basketball, sa kanilang jowa, sa kanilang pimple, sa kanilang... Kasi kung walang kinalaman yan, eto mundo ko eh. Ba't sisigit mo sa akin ang Diyos? Hindi. Interesado ang Diyos. Interesado ang Diyos sa iyong tryout sa varsity. Interesado ang Diyos sa inyong assignment. Dapat ganun eh. I-link mo ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa para maisip na, hindi pala hiwalay. Hindi pala hiwalay ang pagsisimba ko, pananampalataya ko at ang Diyos sa buhay ko. Kasama pala siya. Pag masyado natin nilalayo, sila din nilalayo. Walang relevance. Wow. Ang ganda nun, bro. I'm sure ang daming makaka-relate dito. Kasi minsan, mga kabataan, ang tingin nila pag religion, kinakahon eh. Ang daming bawal. Di ba? Pero the way you approach it, parang inclusive. Oh, yan pa isa eh. Talagang maraming bawal. Pero marami din pwede. Bakit hindi mo muna i-preach yung pwede? Pwede mo, umpisa ka madidinig, huwag yun. Eh, ba't ako pumunta dyan, panay huwag? Eh, ang dami-daming pwede sa buhay Katoliko, sa buhay Kristiyano. Ba't hindi mo na yun? Pwede dito magsaya, pwedeng magmahal, pwedeng magpatawad, pwedeng kumanta, pwedeng sumayaw, pwede... Oh. Tsaka mo ngayon sabihin, bawal ito. Pero napuno na siya ng pwede. Yung piso pa lang, pinagbawal mo na lahat. Pupunta yan. Wow. And curious ako, bro, kasi you've been a leader for decades now. And how, paano mo kinukorek ang isang tao? Especially if nakita mo mali na yung ginagawa. Of course, eh, hindi tayo, ano yan, sumasablay din tayo dyan. Minsan, pag galit ka, napupuno ka, ganun. I'm guilty sometimes of correcting people in front of others, ganun ganyan. Pero alam natin yan, dapat private, lovingly, yun na... Ako palagi, ano eh, deposit with your deposit. Ang ganda na. Pag nag, kahit sa mga anak ko, ano ba, bago ka magalit, tatanong muna, nakapag-deposit ka ba ng pagmamahal? Magagalit ka sa empleyado mo, magagalit ka sa kasamahan mo sa paglilingkod. Alam mo kung panay galit lang ang tingin sa'yo, very effective. Pero pag binuhusan mo yan ng maraming pagmamahal, kahit magalit ka, carry nila. Doon nila malalaman na, kaya nagagalit ito kasi mahal ako nito. Amen. Kasi ang dami mong binuhos na panahon. Mas marami kayong tawa, mas marami kang palakpak. Ngayon kung makikita ka na lang nila dahil pinupuna mo sila sa mali, nasaan na tinga yun. Pero kung mas madalas ka nila nakikita ang pumapalakpak pag sila tama, tinatapik mo sila sa balikat pag may ginawa silang mabuti, pag sila tinuwid mo, open na open yan. Wow. Kaya deposit ka muna bago ka nag-withdraw. Sa bangko, pag nag-withdraw ka, wala ka namang deposit. Close account yun. Bankrupt yun. Kaya ganyan po sa relasyon, whether professional or personal or ministry, deposit yun na maraming pagmamahal para pagdating ng panahong tuturin mo sila, ay bukas na bukas sila dahil alam nila ginagawa mo yun dahil sa pagmamahal. Kasi di ba, you're a leader. So, paano mo dinidiscern ang isang bagay when you decide? Usually, pag sa mga major decision? Of course, you pray. Of course. Pero pangalawa, dapat, ano, huwag kang mabilis. Masyadong maghusga. Lagi ako dapat facts. Facts-based. Kaya lagi ako dapat due process. Uy, si ganito, si ganyan, na ganun-ganun. Totoo ba yan? Mistiga natin. Usapin natin. Tanong natin. Tignan nyo yung mga evidence o mga facts, gano'n. Huwag agad-agad na mag-jump into conclusion. Pakikinggan natin ang tao. Pakikinggan natin yung ibang mga tao bago tayo mag-desisyon. Facts and figures. Yan. Nagabi lang, may mga ka-meeting ako. Bago tayo mag-desisyon, ano figures na? Kaya ba natin yan? Ganun sa tao. Ginawa siyang ganun, ginawa siyang ganyan. No? Tingnan niyo muna. Baka mas marami naman siya ginawa mabuti. Kaya na natin. So, you investigate, you listen. You do a lot of listening. Wow. And speaking of listening, sa ating mga nanonood, mga ka-faith, paano mo nalalaman that God is really speaking to you? Paano mo dinidiscern yung voice of God? Paano mo siya... Kasi minsan, baka biases mo lang yung personal biases. Eh. Kasi ikaw, you've been serving God for longest time. So, how did you know that
God is speaking. Well, again, sumasablay pa rin ako. Ha? Posible pa rin na akala mo si Lord yun, hindi pala. Posible yun. Pero, sooner or later, you get to train your discerning ability or discerning gift kapag palagi kang bumababad sa kanya. Alam mo yung aso, kapag bago sa inyo, kaagating kanya. Pero pag madalas mo nang pinapakain, madalas mong nilalakad, madalas mong, di ba? But you stay together, abay, kahit isang kilometro pa lang ng layo, tumatakbo na, naamoy ka na niya. Alam niya, ikaw yun. So it's really relationship eh. Pag magbabad ka kay Lord, magbabad ka sa prayer, magbabad ka sa kanyang salita, magbabad ka sa mga taong malakas din ang antena sa kanya, so alam mo kung si Lord, malayo pa lang amoy mo na. Ganun pa lang si Lord ito. Bakit? Kasi kilala kayo, magkakilala. Pero kung minsan-minsan lang, di ba? Once a month, once a week, once ano, eh, mahihapan mo siyang madisan, Lord, ikaw ba ito? Pupunta ka lang sa kanya pag may kailangan, di ba? Yun yun. Tama. Ang Panginoon sa marami, mas marami, penge noon. penge noon. Tapos nung okay siya, hindi man kinakausap si Lord, di ba? Oo. Yan, no? Kwento. Yan yung sabi nila noon, nung nag-tragedyo sa Amerika. Diba? Hindi ko, ayaw ko naninisi ha, kwento lang ito. Nagka-tragedyo sa Amerika, yung nangyaring 911. Okay. Ang dami nagtanong, nasan si Lord? Nasan ang Diyos na nangyari ito? Wala siya, kinalimutan niya tayo. Siya, gusto ko magkamot. Sensya na po ha, nabasa ko lang din ito. Kayo yung nagtanggal kay Lord. Tinanggal niyo sa mga eskwelahan, tinanggal niyo yung salitang God, tinanggal niyo yung ganun na yan, tinanggal niyo yung pag-usapan, tinanggal niyo. Tapos ngayon sasabihin niyo, nawala si Lord. Kaya, si Lord lagi nandyan, tayo nagtatanggal. Kaya pag tinanggal mo si Lord, di mo tuloy ma-discern. Kung siya yan, ikaw yung nagtanggal eh. Tama. Tapos ngayon, hanapin mo nang kaproblema ka. Pero kung si Lord lagi nandyan sa buhay mo, kaya alam mo, Lord, ikaw yan. May ma-share ka ba, bro, sa pagkakataon sa buhay mo that God really spoke to your heart very clearly? Oo, marami naman. Na major na kailangan mag-decide, may anong... Marami. Halimbawa, lalo na yung mga talagang malinaw na dapat mas maling ko ang pamilya ko, na dapat ay tumulong ako. Pero marami din mga, Lord, ikaw nga ba ito? Halimbawa, may humihingi sa akin ng tulong, palaki. Itutulungan ko ba ito, Lord? Ilang beses na ako naloko. Marami din akong, Lord, gusto mong tulungan ko ito. Yung pala, naloko kami. One, two, three na naman kami. Grabe. Kaya minsan, ganun din, tinatanong mo din siya. Minsan, malinaw na malinaw. Pero, madalas, malalaman mo na lang pagkatapos. Diba? Pagkatapos mong ginawa, natuturo kay Brother Boyan, action precedes clarity. Pag may lumapit ng tulong sa'yo. Paano mo malalaman kung naloloko ulit? Oo nga. Oo. Alam mo, isang mabilis na sagot? Paano? Tulungan mo. Alam mo, malalaman kung totoo naloko ka. Diba? Kung naloko ka, hindi pala si Lord. Pero kung nakatulong ka nga, totoo nga may sakit yung nanay at mamamatay na. Salamat na lang. Kaya sinasabing, kung gusto mong malaman, do it. Kaya lang, wag lang yung mga gabi. Mamaya, 1,000,000 inihingi nun, binitawan mo, naloko ka. Diba? So, calculated din dapat yun. So, do it, lalo na kung neutral. Ngayon, kung masama na talaga, eh, hindi mo na kailangan i-discern yun. Gusto ba ni Lord, patayin ko itong itong basher ko? Ano, Lord, i-discern mo nga ako, patay. Huwag mo na i-discern yan, talagang bawal pumatay, eh, diba? Tama. Malinaw na malinaw yun. So, minsan, ang discernment is also something that you should already know because it's given. It's in His Word, it's in His commands, it's in your heart. Alam mo yan eh. Kinakabahan ka, o alam mo, hindi kay Lord yan. May galak ka, mayroon pang kapayapaan. Galatians 5:20-22 yan eh. Ano yan? Fruits of the Spirit. Yeah. Mayroon pang peace, mayroon pang joy, mayroon pang love. Ay, kay Lord yan! No, pero yung fruits. Fruits. Kaya nga, yun lang. Nagawin mo muna, tinuha yung bunga. Pero isa pa lang, malalaman mo, may kapayapaan ka, may pag-ibig ka. Here's how, bro, paano ang prayer life mo? Ngayon kasi, yun nga, yung sabi nga ni Brother Bo, na pinaniniwalaan natin kahit kay St. Francis, that your prayer is your life. But of course, kailangan mo. Kami mag-asawa ngayon, ang isa sa mga ginawa namin, sinunod namin si Father Bob.
Makone. Makone. Spiritual advisor ko yan. Mm. Spiritual director kong person. Tuwing gabi, sisindi kami ng isang kandila. Oh. Tapos patay lahat. Tapos tahimik lang ako. Silent? Just be with God. Wow. Yan ang muling sabi sa akin ni Father Bob. Muli ako nandiyan ng session sa kanya. Mm. Father Bob, I'm again struggling in praying. Sinabi ko ng mga hinaharap. Sabi niya, you don't need to produce your prayer. You just be. Wow. Be with God. And even if you just say, come Jesus, that's your prayer. Galing. Itong mga huling, mga ano, yan ang ginagawa namin ng isama. Bago kami matulog, every evening, kahit abutin kami ng pastoral, disindi lang kami ng kandila, at tahimik lang kami. Uh-huh. And be with God. Mm. Let God move. Let God speak. Mm. That's a powerful prayer, I think. Eh. Kasi minsan pag tayo, ito agenda natin. Mm. Diba? Kaya nga Panginoon, imbis na Panginoon. Agenda. But if you just allow yourself to be with God, then it's His agenda that you're listening to and allowing to work in. Yung isang klaseng prayer ngayon na ginagawa. Wow. Ang laking tulong niyan, bro. Kasi syempre, napaka-busy mo. Minsan, struggle ko din ng prayer life eh. Minsan, di ba parang, paano ko ba pagkakasyahin to? Pero yun nga, minsan, you need to be still with God and listen. Pero alam niyo, hindi din ako naniniwalang walang panahon kahit busy ka. Busy ka, walang panahon kasi na-traffic ka. Hindi tama-tama yung traffic, doon ka mag-decide. Amen. Busy ka, biyahe ka ng biyahe. Pag biyahe ng aeroplano, ilang oras yun? Dasal ka doon. Tama. Sabi mo ang Diyos. Mudamhin mo lang ang kanyang presensya. Nasa opisina ka. Busy-busy, lagitnaan. Ginagawa ko na yun. Tayo ka lang, kahit 5 minutes, lakad ka. Hinga ka lang. Damhin mo ang Diyos. Tama na yun. Okay na yun. Connect ka lang. Connect. Wow. You're very known in social media and you are very known as Catholics. Paano may na-handle critics ng ibang sekta? Noon, again, masipag pa. Pinapatulang ko pa ngayon. God bless you na lang. Pero ako, I want to be honest, ha? I'm honest. I'm also known for being straightforward. Pag yun talagang foul, minsan, minumura pa ako eh. At minsan, dahil lang sa buhok, manluloko ka, pang ganun kayo. Dinidelete ko na lang. Binablock ko na lang. Kasi there's no point in talking to them eh. You're talking to a blank wall. Kahit nasabihin kong nirespeto ko po, kahit ano pananampalataya nyo, I fully respect. I have friends who are Muslims, Hindus. I was talking to a student yesterday, si Kisim, and I have so much respect. At yung mga sama taong di may respeto yung ating pananampalataya from our, from our devotion to Mama Mary, ganun-ganyan, magrespetuhan na lang po tayo. Ngayon, kung ipipilit nyo na yung ganyan-ganyan, tapos, minsan, mga foul words pa eh. Sobra. Sorry, it's my page. Go to other pages where you will, di ba? It's my page. So, I'll just delete any, iba naman inahayaan ko sa page ko. Alam mo bakit? Bakit? Sila-sila nagdi-debate. Kaya kayo mag-away. Sige, kayo mag-away. Manonood na lang ako. Buti, may mga... sumasagot. Basta alam mo, puso mo at confident ka kay Lord. Hindi na masyado pinagpapatulan. Paano mo na-overcome yung sinasabi sa ibang tao, hindi mo na iniintindi? Well, ako hanggang ngayon, vulnerable pa rin ako, ha? Pero I'm learning just to accept that there would be people who would like you and who don't, di ba? Kaya ang laging default yan, in the end, para kanino mo pa ginagawa yan? Kung para sa Diyos mo ginagawa yan, then some will believe you, some will not. Like, tapos, dasal mo na lang. Or iwasan mo na lang. Or yun nga, kung nasa Facebook mo, tanggalin mo na lang. Di ba? Walang gagawin, pahirapan buhay mo. Tanggalin mo na lang. Toxic yun. Actually, John, sa'yo ko din natutunan yun. Di-delete, baban mo na. I mean, di ba? Bakit siya papasok ng bahay mo? Parang bahay mo yun eh. Para ka lang murahin, para ka lang insultuin, para ka lang ganun ganyan. Kaya bakit? Mag-uusap kayo, ayaw pa yun. Labas ka na lang kasi bahay ko ito eh. Punta ka sa bahay ng iba na mapapakinggan ka. Kasi I'm also doing a disservice. Yung masok ka sa bahay ko, dahil tayo magkakasundo. Tama. Dasal na lang tayo sa isa't isa. Amen. And bro, why you love being Catholic po? Oh, well, I believe that God speaks best to me in my Catholic faith. Amen. Jesus revealed himself
in this faith, especially in the Holy Eucharist, yung nakikita natin ngayon. Ang power ng preaching, ang power ng teaching. Pero sometimes it's not just preaching or teaching. Sometimes it's just His presence in the Holy Eucharist. It's not only the highest form of worship, amen, it's the real presence. And I'm so blessed to believe that. Kasi pag naubusan ka na ng mga preacher na magagaling, yung mga gusto mo doon sa magaling na preacher, ayoko na ito, tapos na-discover mo, balikwas pala ang buhay. O yung music, ayaw mo na, lipat-lipat ka. It's not just about, kasi, about this, it's about His presence. And the Catholic faith, wow, offers that presence. Amen. Na hindi ka kailangan pagalingan, hindi kailangan pagandahan ng mga, doon ka lang. At nandun ang presensya ng Diyos. Yun po, kaya I'm blessed that and many other things. The devotion to Mama Mary. So blessed. Grabe. Yun siya. Many other things. Mm. Yung unity lang natin. Yung bang, lahat tayo, Pasko. Lahat tayo, bago, diba? Lahat tayo. That's unity. Personal po ang paglapit sa Panginoon. Pero communal din. Hindi pwedeng solo-solo. Tinawag tayo isa-isa, pero tinawag din tayo bilang isang bayan. The Catholic faith does that. Iisa ng reading sa buong mundo. Iba-iba ng delivery. Sorry. Iisa-isa. Kaya, pag tayo nagsama-sama, bakit daw tayo may paulit-ulit sa dasal? Kasi may mga dasal naman na sa'yo lang. Ang ganda niyan. May pa nagsama-sama tayo, sabay-sabay tayo magdasal kanya-kanya. Ang gulo. Lord, kailangan ko po ng trabaho. Lord, ako kailangan ko ng kotse. Lord, ako po may isa. Lord. Pag nagsama-sama kayo, sama-sama tayo manalangin. Kanta tayo. Iba-iba kanta mo. Kanta mo, ama namin. Kanta ko, God will make a way. Kaya tayo may community prayers. Ganda na, no? Kaya sabay-sabay tayong papuri sa Diyos. Pare-pareho tayo sinasabi. Kailangan ipalagay niyo pag pumupuri mga anghel, kanya-kanya. Ha? Eh, usana, usana natin sa Biblia. Correct. Tinuturo niyo yung Biblia at pakinggan niyo yung ibang nagsasabi din. Masama po yung dasal na paulit-ulit na wala sa puso. Ilang beses sinabi, praise the Lord. O di ba ulit-ulit yun? Amen. Oh, eh, wala sa puso mo, hindi okay. Yun, yung mga anghel, ano sabi, araw, gabi, doon, praise the Lord, Hosanna, ulit-ulit. Yung nasa puso yan. The Lord looks at the heart. Kaya yan po, kaya I love being Catholic. Pero kung kayo po, yung mga kikinig, yung mga may ibang pananampalataya, we respect you. We love you. If that is what draws you closer to God, to be a better Christian or a better person, we respect you. But please respect us too. We find God in this faith. We find His presence. We find His love. At sa mga kapwa Katoliko, kilalanin niyo pang higit ang ating pananampalataya. Okay din na nakikinig ka sa iba kami. We listen to Hillsong. We are blessed by their song. We go to Require. We are blessed. Pero sila din nakikinig na rin po sa atin. And Require is devotion divine, divine mercy. Na nga po. Nagcha-chaplet. Naus na po sana yung tayo ay nagtitirahan pa ng pananampalataya. Baka natatawa sa atin ang Diyos. Sa ngalan ng Diyos, tayo nagpapatayan, tayo nagmumurahan, tayo nagsisiraan. Come on. Nasasabihin mo, in the name of God, come on. Igegera tayo, in the name of God. Yeah. Palagay niyo, ang Diyos, matutuwa niyan. Israel at... I mean, bago pa yung malalaking gera na yan, ang gera natin sa social media, ang gera natin na ako lang at ikaw. Matuto tayong tumingin sa iisang Diyos natin. Hindi ko po sinasabing lahat ay tama. Pero siguro po, ang pinakatama sa lahat ng yan ay matuto tayong magmahal. Amen. Magmahal po. Bandang uli, hayaan na natin ang Diyos na humusga sa ating lahat. Ayan po. Wow. Grabe bro. Marami pa akong gustong i-tabi sa iyo. Pero, I mean, sa lahat ng mga sinabi mo, siksik na at sobrang empowering. Parang ako nag-faith life session sa video kasi kakatapos ko pa mga faith life session sa aming mga high school, grade school. Kasi ang mga bata, daming tanong. At dapat may sumasagot sa kanila. Pero ano yung pinaka-worst na tanong na nabigla ka? Ito, kahapon lang. Ang tagal kong pinaliwanag, may Diyos, lahat sila kumbinsidong may Diyos. Yung muna, basic it. God is real. Lahat sila kumbinsido. Taas ang kamay isang bata. I believe God is real.
who made God? Oh, patay. Of course, may sagot ako dyan. May background school of philosophy. Pero para, ibaba mo yon sa isang grade 6. Ang hirap. Kaya nga dyan papasok ko ang creativity. Hindi lang basta bubuksan mo, oh, sabi sa Biblia, napaka-makapangyahin po ang Biblia, ha? Dangan natin yan. Pero sa isang isip na limitado, yan, sa isang isip na gano'n, na hindi pa handa dito, dapat mayroon kang creative way of presenting that. Uh-huh. O, kaya po, let's all be evangelizers and preachers in our own little way, no, by bringing God in the way that people will understand and will appreciate. Yeah, ito po pa. Itong session na to, parang Faith Life session. Bigyan mo ko ng kopya, palalabas ko namin. Sure, for sure, bro. Mga estudyante, mga teachers. Curious ako, bro. How do you handle LGBT issue? Oy, parang part 2 mo na yan. Nagtanong din sa akin yan. Pero lumapit sa akin yung... Na paano mo siya i-anus, siyempre sa religion natin? Will God accept gays? Will gays go to heaven? Ang mabilis ko pong sagot dyan ay, it's not who we are, but what we do. Yung ginagawa po natin. Kaya, pupunta ka sa langit, hindi, o pupunta ka sa kabila, hindi dahil ikaw ay gay, o ikaw ay ganito, o ganyan. It's what you do. It's what you do. Eh, kahit hindi ka naman gay, kung ikaw naman ay mapangapi sa kapwa mo, di ba? It should not be the main issue. The main issue is that, are you a good person? Do you have a personal relationship with God? Ngayon, kung yung pagiging gay mo, pagiging member mo na LGBTQ, is now your excuse to do things that are against what God says, dun tayo may problema. Pero yung ikaw, ay yun nga, sinabi na naman ng simbahan yan eh. Pinagnininong-ninang na nga sa kasal yung mga, okay, walang problema po dun. Kung talagang sabi mo, yun ang iyong naramdaman. You have to be, you know, in touch with your feelings. Pero yung naramdaman mo should not necessarily translate into action. Naramdaman ko na patayin kita. Yun ang naramdaman ko eh. So, maja-justify ba na patayin kita? Yun ang naramdaman mo, pero huwag mo yun i-translate into actions that might be against the commands of God. Kasi in the end, yung nga nabi ko kanina, may rights, pero what is right with God? Yun po ang lahat. And ang fees is for the unchurched. Na-experience mo daw may lumapit sa'yo, gay couple, tapos nagpa-bless sa'yo? Nasa, dalas yan, sa, lalo na sa akin, kasi alam nila, niyayakap pa yan sila. Paano mo yun? Kasi I am not there to judge it. Again, kung yan ay partner, hindi ko alam kung it's a wholesome partnership. I would even dare say it's a blessed partnership in a way na they accompany one another in life. Halimbawa, tayo, para tayong lalaki. Kung tayo ba'y maging close at tayo magkasama sa isang negosyo, tama, o sa bahay, na tayo ay... Diba? Ngayon, kung may gagawin kayo, ayan, sinasabi ko, may nangyayari na labag, hindi lang sa mga gays, kundi sa lahat, yun ang problema natin. Yun. Pero kung yun, kaya pag lumapit sa akin yan, hindi ko matatanong kung, diba, may nangyayari mo sa inyo, may mga ganong ganyan. Pwede kung may pagkakataon, or i-recommend ako sila sa pare, or sa ganon. Pero if they just want to be blessed, why not? I will have to bless people. A prostitute, approach Jesus. A tax collector, approach Jesus. Kasi Jesus hindi nag-judge. Who am I to judge? Basta lang, lagi sinasabi ni Jesus, go and sin no more. Amen. Yan naman ang nilalaktawan ng iba. Tinatanggap ni Jesus lahat, kahit na prostitute, totoo po. Pero tandaan nyo, pagkatapos nun, sinabi ni Jesus, go and sin no more. Mga nagbago po mga buhay nila. Yung mga tax collectors, isa kayo, isa sa uli ko ang aking mga nanakaw na yan. So, huwag naman din natin gawing excuse si Jesus, tinatanggap lahat at wala ka nang gagawin sa buhay mo. Hindi po. Ha? Tinatanggap tayo ni Jesus, tatanggapin natin siya at may mababago sa buhay natin ayon sa kanyang mga tagubilin. Amen. Wow. Talagang faith life session. Eh bro, baka meron kang gustong i-promote sa ating mga ka-faith viewers na nanonood ngayon. And
baka pagkakataon mo na rin to yung na-announce mo kanina, pinos. Baka pwede mo rin ma-share ngayon. Hindi ko alam kung kailan lalabas ito. I will find. Oo, pero sa ngayon po kasi medyo may dinadala ako dahil may kumuha po nung laptop ko. Nagbigay pa nga ako ng pabuya, 30,000. Bayakan ko po, ibalik lang yung laptop ko kasi laman po nung laptop na yon lights were mga talks na gagamit yes. ko po sa mga sa simbahan, sa pamahalaan, sa mga bata. Dami pong nabibless doon. Sino man pong kinuha talaga eh, pinasok kami. Eh, sa uli nyo na po at patatawakin ko po kayo. Maniwala kayo. Nabibigyan ko pa po kayo ng pabuya. Ha? Eh lang, baka naman nakawan na ako na nakawan. Tapos bigyan ko lang ng pabuya. Sorry niyo po yung kasi ginagamit po sa ministry yun eh, sa paglilingkod. At natutulungan po kita kung ikaw ay merong kaya lang, magsisikahin at magbalik ang loob sa Diyos. O kaya kung may mga mapagbentahan nito, makakita nito, sayang po eh, daming works doon eh. Pero I leave that to the Lord. Pero of course, ang mga papanyaya natin ay sa Feast Conference. Yeah? Marami pa pong mga matututunan doon. O kung ito'y mapanood nyo, natapos na yung Feast Conference mula November 24 to 26. Ay meron po tayong feast tuwing linggo. Kami po ay nasa PICC. Ako po ay nasa Alauna y Media, Taglish, para maintindihan na higit ng kahit sino. O, nasa online din po kami. Panoodin nyo po yung aking mga mini-talks, mga skits, mga kanta. Na nawa ay kayo ay makakita ng inspirasyon. At yung mga taga-probinsya nanonood nito, may feast conference dyan. December 2 sa Cebu. At January 17 sa Davao. Sa Baguio, mayroon din tayo sa February. At marami pong pagkakataon kung paano tayo patuloy na makakapagkwentuhan tulad ng ganito o higit na makilala at mas makatanggap ng pagmamahal ng Diyos. Mm. Pero sa online po, araw-araw po kami. Mag-follow, mag-like, mag-subscribe sa amin pong mga social media shows and posts at sigurado po mayroong magandang mangyayari sa inyo. Wow. Kaya maraming salamat Adrian sa pagkakataong ito. God bless your show. God bless your ministry. God bless your life. And thank you so much, Brother Alvin, dahil you're such a blessing to all of us. Salamat. Matagal na kitang hinangan as a leader in your personal life. And thank you for being selfless, sacrificial sa pagsaserve mo kay Lord. Even parang minsan halos binibigay mo na yung ano, buong buhay mo to serve. And thank you so much, bro. And rest assured that we will pray for you and our community. Maraming salamat. And bro, isa mga pala, yung still accepting ka pa rin ba ng mga talks, invitation? Opo. Medyo punong-puno na this year. Pero yes, I when my time and my calendar permits, ako po ay umiikot pa rin. Simbahan, lalo na ngayon Advent, nandiyan ako sa simbahan sa Malhakan ngayong Advent time. At yes, you can message me. Ngayon naman, lahat ay maabot na sa Messenger lang or dun sa page. Facebook pages. You can message me if you want me to speak to your organizations, to your groups. I'd love to do that basta mayroon pong pagkakataon. Yeah, for sure, brother. Ayan, and bro, pwede po bang paunlakan kami with a closing prayer? Sure. That's what we want to do. And we'll all pray in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, we thank you. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil ang lahat ng ito ay nagaganap dahil sa iyong grasya, yes, sa iyong biyaya at sa iyong awa. Amen. Sa araw-araw namin paggising, sa pagkain sa mesa, sa biyaya ng pamilya, ng kaibigan, sa biyaya ng buhay. Alam po namin, Panginoon, na mahirap ang buhay ngayon. Alam kong nakikita po ninyo yan sa mahalang bilihin. May nagaganap na digmaan sa ibang bahagi ng lugar, lalo na sa Israel at Palestine. At marami pong mga problema, kahit sa loob ng tahanan, lalong-lalo sa kabataan, sa mga mag-aasawa. Kaya doon din sa mga negosyo, sa mga usaping pinansyal. Pero Panginoon, maraming salamat. Sa lahat ng ito, may pag-asa. Dahil Amen. May Diyos. Thank you, Lord. May Diyos kaming pinangkakapitan. May Diyos kaming tinatawag. May Diyos na nagmamahal sa aming lahat. Kaya sa pamamagitan ng programang ito, nawa, maalala namin na anuman ang aming mga hinaharap,
kasama ka namin. Yes, Lord. At ang bandang huli nito ay tagumpay namin. Basta't patuloy namin tatanggapin ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpapatawad, ang iyong banal na awa. Yes, Lord. At pinapanalangin ko din po ang mga tagapanood, ang mga ka-faith dito po sa programa ni Brother Adrian. At nawa, lalo pang lumawi mga ganitong gawain. Amen. At nawa, patuloy kami, Panginoon, na yakapin at magpayakap sa iyo at yakapin, mahalin ang bawat isa. Kakaiba man kami ng mga kinatitindigan sa buhay, iisa pa rin ang Diyos na nagmamahal sa amin lahat. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa dakilang pangalan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon at Diyos at sa panalangin ni Inang Maria. Yes, sir. Amen. Amen. Alam naman, ng anak, Espiritu Santo. Wow! Thank you so much, Brother Alvin Barcelona. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you, thank you, bro. Thank you, Adrian. God bless you. God bless you. I invite you to be part of my supporters group, to be part of my Patreon group. Ano ba ang significant nito when you become part of my supporters group? Alam nyo, lahat ng ginagawa ko dito sa social media, itong ministry na ginagawa ko, lahat po ay merong cost. Okay, pero lahat ng napapanood nyo ay libre. And I'm grateful na gawin to every single day of my life. If you will be part of my supporters group, ay matutulungan nyo ako na patuloy natin na magawa itong mga ganitong klaseng program. You can help me produce this kind of content at makapag-interview pa tayo ng mga kilalang Catholic speakers at pwede pa tayo maka-reach out sa maraming mga Katoliko and even non-Catholic friends. If you become part of my Patreon group and be part of my supporters group, matutulungan nyo ako. Kaisa kita dito sa evangelization na ito. Good news, mga ka-faith! If you will become a gold membership of my Patreon group, magkakaroon ka ng 7-day free trial. Okay, kung sa tingin mo medyo nag-aalinlangan ka na mag-join ng Patreon group, so pwede mong i-try yung 7-day free trial as gold membership. So libre yan, walang charge yan. Anytime before yung 7 days, pwede mo yung i-cancel yung subscription mo para hindi ka ma-charge nyan. So i-cancel mo lang yan kung sa tingin mo na hindi mo feel yung mga exclusive content na nakita mo sa loob. Okay? Kasi ano bang mga benefits nito pag naging part ka ng aking Patreon group ay meron kang mga early access sa mga nagagawa kong interview dito sa ating blog at mga content na exclusive sa ating mga supporters group na dyan lang sa Patreon group nyo yan mapapanood. Okay? So, kung para maka-access ka, ngayon din, ay maging gold membership ka at magkakaroon ka ng 7-day free trial. At kung hindi mo nagustuhan yung mga na-consume mo, before 7 days, pwede mo yung i-cancel with no cost. At the same time, na-consume mo yung mga content na nandyan sa loob ng ating Patreon group. Pero if you feel that God is calling you to support me in this ministry, ay tatanawin ko yan ng malaking utang na loob. And I'm so grateful and thankful for your partnership in this online evangelization. Okay, so ang details, mga ka-faith, if you want to get access to this 7-day free trial, okay, ng ating Patreon group, ilalagay ko yung details sa video na to or sa baba ng video na to. Click mo lang yun, okay? So, thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.